Unang Kronika. Mga lahi mula kay Adan hanggang sa mga anak ni Noe. Unang Kabanata. Ang mga lahi ni Adan ay sina Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, at Noe. Ang mga anak na lalaki ni Noe ay sina Shem, Ham, at Japheth. Ang lahi ni Japheth. Ang mga anak na lalaki ni Japheth ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek, at Tiras. Si Gomer ay may mga anak din na lalaki na sina Ashkenaz, Rifat, at Tugarma. Ang mga anak na lalaki ni Javan ay sina Elisha, Tarshish, Kitim, at Rodanim. Ang lahi ni Ham. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Cush, Mizraim, Put, at Kanaan. Si Cush ay may mga anak ding lalaki na sina Sheba, Havila, Sabta, Raama, at Sabteka. Ang mga anak na lalaki ni Raama ay sina Sheba at Dedan. May isa pang anak si Cush na ang pangalan ay Nimrod na naging magiting na sundalo sa mundo. Si Mizraim ang pinagmulan ng mga Ludeo, Anameo, Lehabeo, Naftu, Patruseo, Kaslu, at mga Kaftoreo na siyang pinagmulan ng mga Filisteo. Si Kanaan ang ama ni Sidon at Het. Si Sidon ang panganay. Si Kanaan ang siya ring pinagmulan ng mga Jebuseo, Amoreo, Girgaseo, Hiveo, Arkeo, Sineo, Arvadeo, Zemareo, at Hamateo. Ang lahi ni Shem. Ang mga anak na lalaki ni Shem, sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud, at Aram. Ang mga anak na lalaki ni Aram ay sina Uz, Hul, Geter, at Meshech. Si Arphaxad ang ama ni Shela, at si Shela ang ama ni Eber. May dalawang anak na lalaki si Eber. Ang isa ay pinangalan ng Peleg. Dahil noong panahon niya, ang mga tao sa mundo ay nagkahati-hati. Ang pangalan naman ng kanyang kapatid ay Joktan. Si Joktan ang ama ni na Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havila, at Jobab. Silang lahat ay anak na lalaki ni Joktan. Ito ang lahi na mula kay Shem, sina Arphaxad, Shela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Tera, at si Abram na siya rin si Abraham. Ang lahi ni Abraham. Ang mga anak na lalaki ni Abraham ay sina Isaak at Ishmael. Ang mga anak na lalaki ni Ishmael ay sina Nebayot, ang panganay, Kedar, Adbil, Mibzam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis, at Kedema. Sila ang mga anak na lalaki ni Ishmael. Ang mga anak na lalaki ni Ketura na isa pang asawa ni Abraham ay sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, at Shua. Ang mga anak na lalaki ni Jokshan ay sina Sheba at Dedan. Ang mga anak na lalaki ni Midian ay sina Epha, Efer, Hanok, Abida, at Eldaa. Silang lahat ang angkan ni Ketura. Ang lahi ni Esau. Si Abraham ang ama ni Isaac. Ang mga anak ni Isaac ay sina Esau at Israel. Ang mga anak na lalaki ni Esau ay sina Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam, at Kora. Ang mga anak na lalaki ni Eliphaz ay sina Teman, Omar, Zepho, Gatam, Kenaz, at Amalek. Si Amalek ay anak niya kay Timna. Ang mga anak na lalaki ni Reuel ay sina Nahat, Zera, Shama, at Miza. Ang mga Edomita. Ang mga anak na lalaki ni Seir ay sina Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, at Dishan. Ang mga anak na lalaki ni Lotan ay sina Hori at Homam. Magkapatid sina Lotan at Timna na isa pang asawa ni Eliphaz. Ang mga anak na lalaki ni Shobal ay sina Alvan, Manahat, Ebal, Shepho, at Onam. Ang mga anak na lalaki ni Zibeon ay sina Aya at Ana. Ang anak na lalaki ni Ana ay si Dishon. Ang mga anak na lalaki ni Dishon ay sina Hemdan, Eshban, Itran, at Keran. Ang mga anak na lalaki ni Ezer ay sina Bilhan, Zaavan,
at Akan. Ang mga anak na lalaki ni Dishan ay sina Uz at Aran. Ang mga hari ng Edom. Ito ang mga hari ng Edom noong panahon na wala pang mga hari ang mga Israelita. Si Bela na taga Dinhaba na anak ni Beor ay naging hari sa Edom. Pagkamatay niya, pinalitan siya ni Jobab na anak ni Zera na taga Bozra. Pagkamatay ni Jobab, pinalitan siya ni Husham na taga Teman. Pagkamatay ni Husham, pinalitan siya ni Hadad na taga Abit na anak ni Bedad. Si Hadad ang nakatalo sa mga Midianita roon sa Moab. Pagkamatay ni Hadad, pinalitan siya ni Samla na taga Masreka. Pagkamatay ni Samla, pinalitan siya ni Shaul na taga Rehobot na malapit sa ilog ng Euphrates. Pagkamatay ni Shaul, pinalitan siya ni Baal-Hanan na anak ni Akbor. Pagkamatay ni Baal-Hanan, pinalitan siya ni Hadad na taga Pau. Ang asawa niya ay si Mehetabel na anak ni Matred at apo ni Mezahab. Hindi nagtagal, namatay si Hadad. Ito ang mga pinuno ng angkan ng Edom: Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibsar, Magdiel at Iram. Ang mga anak ni Israel. Ikalawang kabanata. Ito ang mga anak na lalaki ni Israel: Reuben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Zebulun, Dan, Jose, Benjamin, Naphtali, Gad at Asher. Ang lahi ni Huda. May tatlong anak na lalaki si Huda sa asawa niyang si Batshua na Kananeya. Sila'y sina Er, Onan at Shela. Si Er ang panganay sa magkakapatid. Masama siya sa paningin ng Panginoon, kaya pinatay siya ng Panginoon. May mga anak pang lalaki si Huda kay Tamar na kanyang manugang. Sila'y sina Perez at Zera. Lima lahat ang anak na lalaki ni Huda. Ang mga anak na lalaki ni Perez ay sina Hezron at Hamul. Lima lahat ang anak na lalaki ni Zera. Sina Zimri, Etan, Heman, Kalkon at Darda. Ang anak na lalaki ni Carmi ay si Akar. Si Akar ang nagdala ng kasamaan sa Israel dahil kinuha niya ang bagay na inilaan ng buo para sa Diyos. Ang anak na lalaki ni Etan ay si Azariah. Ang lahi na pinagmulan ni David. Ang mga anak na lalaki ni Hezron ay sina Jeramil, Ram at Caleb. Si Ram ang ama ni Aminadab at si Aminadab naman ang ama ni Nashon na pinuno ng lahi ni Huda. Si Nashon ang ama ni Salmon at si Salmon ang ama ni Boaz. Si Boaz ang ama ni Obed at si Obed ang ama ni Jesse. Ang panganay na anak ni Jesse ay si Eliab. Ang ikalawa na may si Abinadab at ang ikatlo ay si Shimeya. Ang ikaapat ay si Netanel. Ang ikalima ay si Radai. Ang ikaanim ay si Ozem. At ang ikapito ay si David. Ang mga kapatid nilang babae ay sina Zeruya at Abigail. Si Zeruya ay may tatlong anak na lalaki: sina Abishai, Joab at Azahel. Ang asawa ni Abigail ay si Jeter na Ismailita at may anak silang lalaki na si Amasa. Ang angkan ni Hezron. Ang anak ni Hezron na si Caleb ay may mga anak sa asawa niyang si Azuba na tinatawag ding Jeriot. Sila ay sina Jesher, Shobab at Ardon. Pagkamatay ni Azuba, napangasawa ni Caleb si Ephrat at ang naging anak nila ay si Hur. Si Hur ang ama ni Uri at si Uri ang ama ni Bezalel. Noong 60 taong gulang na si Hezron, napangasawa niya ang anak ni Makir, ang kapatid na babae ni Gilead. Si Segub ang naging anak nila. Si Segub ang ama ni Jair na namahala ng 23 bayan sa Gilead. Dumating ang panahon na inagaw ni Geshur at ni Aram ang mga bayan ni Jair at ang Kenat, pati ang 60 bayan sa paligid nito. Silang lahat ang angkan ni Makir na ama ni Gilead. Kamamatay lang ni Hezron sa Caleb Ephrata nang manganak ang asawa niyang si Abijah. Ang anak niya ay si Ashur na ama ni Tekoa. Ang angkan ni Jeramil na anak ni Hezron. Ito ang mga anak na lalaki ni Jeramil na panganay na anak ni Hezron. Si Ram ang panganay. Sumunod si Nabuna, Oren, Ozem at Ahaya. Si Jeramil ay may isa pang asawa na ang pangalan ay Atara. Siya ang ina ni Onam.
Ang mga anak na lalaki ni Ram na panganay ni Jeramil ay sina Maaz, Jamin at Eker. Ang mga anak na lalaki ni Onam ay sina Shammai at Jada. Ang mga anak na lalaki ni Shammai ay sina Nadab at Abishur. Ang pangalan ng asawa ni Abishur ay Abihail. May mga anak silang lalaki, sina Aban at Molid. Ang mga anak na lalaki ni Nadab ay sina Seled at Apaim. Namatay si Seled na walang anak. Ang anak na lalaki ni Apaim ay si Ishi. Si Ishi ang ama ni Sheshan, at si Sheshan ang ama ni Alay. Ang mga anak na lalaki ni Jada na kapatid ni Shammai ay sina Jeter at Jonathan. Namatay si Jeter na walang anak. Ang mga anak na lalaki ni Jonathan ay sina Pelet at Zaza. Silang lahat ang angka ni Jeramil. Walang anak na lalaki si Sheshan, kundi puro babae. May alipin siyang Ehipsyo na ang pangalan ay Jarha. Ibinigay ni Sheshan ang anak niyang babae kay Jarha bilang asawa. Nagkaanak sila na ang pangalan ay Atay. Si Atay ang ama ni Natan, at si Natan ang ama ni Zabad. Si Zabad naman ang ama ni Eflal. Si Eflal ang ama ni Obed. Si Obed ang ama ni Jehu. At si Jehu ang ama ni Azariah. Si Azariah ang ama ni Helez. Si Helez ang ama ni Eliasa. At si Eliasa ang ama ni Sismai. Si Sismai ang ama ni Shalom. Si Shalom ang ama ni Jekamiah. At si Jekamiah ang ama ni Elishama. Ang iba pang angka ni Caleb. Ang panganay na anak na lalaki ni Caleb na kapatid ni Jeramil ay si Mesha na ama ni Zif. Ang ikalawa niyang anak ay si Maresha na ama ni Hebron. Ang mga anak na lalaki ni Hebron ay sina Kora, Tapua, Rekem at Shema. Si Shema ang anak ni Raham, at si Raham ang ama ni Jorkeam. Si Rekem ang ama ni Shammai. Si Shammai ang ama ni Maon, at si Maon ang ama ni Bethzur. Ang isa pang asawa ni Caleb na si Efa ang ina ni Haran, Moza at Gazez. May anak si Haran na Gazez din ang pangalan. Ang mga anak na lalaki ni Jaday ay sina Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Efa at Shaa. Ang isa pang asawa ni Caleb ay si Maaka. May mga anak silang lalaki na sina Sheber, Tirhana, Shaaf na ama ni Madmana at Sheva na ama naman ni Makbena at Gibeah. Ang anak na babae ni Caleb ay si Aksa. Sila ang angkan ni Caleb. Ang angkan ng anak ni Caleb na si Hur. Si Hur ang panganay na anak ni Caleb at ni Ephrata. Ang mga anak na lalaki ni Hur ay sina Shobal na ama ni Kiryat Jearim, si Salma na ama ni Bethlehem, at si Haref na ama ni Bethgader. Ang angkan ni Shobal na ama ni Kiryat Jearim ay ang mga Harowe, ang kalahati ng mga naninirahan sa Manahat, at ang angka ni Kiryat Jearim ay ang mga Itreyo, Puteyo, Sumateyo, at Misraita. Sila ang pinagmula ng mga Zoratita at mga Estaonita. Ang angka ni Salma ay ang mga taga-Bethlehem, mga taga-Netofa, mga taga-Atrot Bet-Joab, ang kalahati ng mga Manahateyo, at ang mga Zorita. Ang lahi ng mga Tirateyo, Shimeyateyo at Sukateyo na magagaling sumulat ng mga dokumento ay nakatira sa bayan ng Jabez. Sila ang mga Keneyo na nagmula kay Hamat, na ama ng pamilya ni Bet-Rekab. Ang mga anak na lalaki ni David. Ikatlong kabanata. Ito ang mga anak na lalaki ni David na isinilang sa Hebron. Si Amnon ang panganay, na anak niya kay Ahinoam na taga Jezreel. Si Daniel ang pangalawa, na anak niya kay Abigail na taga Carmel. Si Absalom ang pangatlo, na anak niya kay Maaka, na anak na babae ni Haring Talmai ng Geshur. Si Adonaya ang pangapat, na anak niya kay Hagit. Si Shephatia ang panglima, na anak niya kay Abital. Si Atriam ang panganim, na anak niya kay Egla. Silang anim ay isinilang sa Hebron, kung saan naghari si David sa loob ng 7 taon at 6 na buwan. Naghari si David sa Jerusalem sa loob ng 33 taon. At ito ang mga anak niyang lalaki na isinilang doon. Si Shimeya, Shobab, Nathan at Solomon. Silang apat ang anak niya sa asawa niyang si Bathsheba na anak ni Amiel. May siyang pa siyang anak na sina Ibhar, Elishua, Elifelet, Noga, Nefeg, Japhia, Elishama,
Eliada, at Eliphelet. Iyon ang lahat ng mga anak na lalaki ni David, bukod sa iba pa niyang mga anak na lalaki sa iba pa niyang mga asawa. May anak din si David na babae na si Tamar. Ang mga hari ng Huda. Ito ang angkan ni Solomon na naging hari: Rehoboam, Abijah, Asa, Jehoshaphat, Jehoram, Ahaziah, Joash, Amaziah, Azariah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, Manasseh, Amon, at Josiah. Ito ang mga anak ni Josiah. Ang panganay ay si Johanan, ang ikalawa ay si Jehoiakim, ang ikatlo ay si Zedekiah, at ang ikaapat ay si Shalom. Ang pumalit kay Jehoiakim bilang hari ay si Jehoiakim na kanyang anak. At ang pumalit kay Jehoiakim ay si Zedekiah na kanyang tiyuhin. Ang angkan ni Jehoiakim. Ito ang angkan ni Jehoiakim, ang hari na binihag sa Babylonia: si Shealtiel, Malkiram, Pedaiah, Shenazar, Jekamiah, Hoshama, at si Nedabiah. Ang mga anak na lalaki ni Pedaiah ay sina Zerubabel at Shimei. Ang mga anak na lalaki ni Zerubabel ay sina Meshulam at Hananiah. Ang kapatid nilang babae ay si Shelomit. May lima pang anak na lalaki si Zerubabel na sina Hashuba, Ohel, Berekiah, Hazadiah, at Jushab-Hesed. Ang mga anak na lalaki ni Hananiah ay sina Pelatiah at Jeshiah. Si Jeshiah ang ama ni Refaya. Si Refaya ang ama ni Arnan. Si Arnan ang ama ni Obadiah. At si Obadiah ang ama ni Shekaniah. Ang angkan ni Shekaniah ay si Shemaiah. Anim lahat ang anak ni Shemaiah: sina Hatush, Igal, Baraya, Nearia, at Shaphat. Tatlo lahat ang anak na lalaki ni Nearia: sina Elioenai, Hizkiah, at Azrikam. Pito lahat ang anak na lalaki ni Elioenai: sina Hodabiah, Eliashib, Pelaiah, Akub, Johanan, Delaya, at Anani. Ang ibang lahi ni Huda. Ikaapat na kabanata. Ito ang iba pang lahi ni Huda: sina Perez, Hezron, Carmi, Hur, at Shobal. Ang anak ni Shobal na si Reaya ay ama ni Jahat. Si Jahat ang ama ni Ahumay at Lahad. Sila ang pamilya ng mga Soratita. Ito ang mga anak ni Etam: sina Jezreel, Ishma, at Idbas. Si Hazel-Elponi ang kapatid nilang babae. Si Penuel ang ama ni Gedor, at si Ezer ang ama ni Husha. Sila ang mga angkan ni Hur na panganay na anak ni Efrata. Si Hur ang ninuno ng mga taga-Bethlehem. Si Ashur na ama ni Tekoa ay may dalawang asawa: sina Hela at Naara. Ang mga anak na lalaki ni Naara at Ashur ay sina Ahuzam, Hefer, Temeni, at Haahastari. Ang mga anak naman ni Hela at Ashur ay sina Zeret, Zohar, Etnan, at Koz. Si Koz ang ama ni Anub at Hasobeba, at ang pinagmula ng pamilya ni Harhel na anak ni Harum. May isang tao na ang pangalan ay Jabez. Kagalang-galang siya kaysa sa mga kapatid niyang lalaki. Pinangalanan siya ng kanyang ina na Jabez dahil sinabi ng kanyang ina, "Labis ako nahirapan sa panganganak ko sa kanya." Nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel, "Pagpalain niyo po sana ako at palawakin ang aking nasasakupan. Samahan niyo po ako at ilayo sa kapahamakan para hindi ako masaktan." At dininig ng Diyos ang kaniyang kahilingan. Si Kelub na kapatid ni Shuha ang ama ni Mehir. Si Mehir ang ama ni Eston. At si Eston ang ama ni Betrafa, Paseya, at Tehina. Si Tehina ang ama ni Irnahash. Sila ang angkan ni Reka. Ang mga anak na lalaki ni Kenaz ay sina Otniel at Seraya. Ang mga anak ni Otniel ay sina Hatat at Meonotai. Si Meonotai ang ama ni Ofra. Si Seraya naman ang ama ni Joab, na nagtatag ng lambak ng mga panday. Tinawag itong lambak ng mga panday dahil doon nakatira ang maraming panday. Ito ang mga anak na lalaki ni Caleb na anak ni Jephune: sina Iru, Ela, at Naam. Ang anak na lalaki ni Ela ay si Kenaz. Ang mga anak na lalaki ni Jehalelel ay sina Zif, Zifa, Tiraya,
at Asarel. Ang mga anak na lalaki ni Ezra ay sina Jeter, Mered, Efer at Jalon. Asawa ni Mered si Bitia na anak ng Faraon. Ang mga anak nila ay sina Miriam, Shamay at Ishba. Si Ishba ang ama ni Estemoa. May asawa rin si Mered na taga Judea at ang mga anak nila ay sina Jered na ama ni Gedor, Heber na ama ni Soko at Jekutiel na ama ni Zanoa. Napangasawa ni Hodaya ang kapatid ni Naham. Ang isa sa mga anak niya ay ama ni Kayla na Garmita at ang isa naman ay ama ni Estemoa na Maakateo. Ang mga anak na lalaki ni Shimon ay sina Amnon, Rina, Benhanan at Tilon. Ang mga angkan ni Ishi ay sina Zohet at Benzohet. Ito ang mga angkan ni Shela na anak ni Huda, si Er na ama ni Leka, at si Laada na ama ni Maresha, at ang pamilya ng mga tagagawa ng telang linen sa Beth Ashbea. Ito pa ang mga angkan ni Shela, si Joking, ang mga mamamayan ng Kozeba, si Joash at si Sara na namuno sa Moab at sa Jashubilehem. Ang talaang ito ay mula sa matagal ng dokumento. Sila ang mga magpapalayok na nakatira sa Netaim at Gedera. Nagtatrabaho sila para sa hari. Ang angkan ni Simeon. Ang mga anak na lalaki ni Simeon ay sina Nemuel, Jamin, Jarib, Zera at Shaul. Si Shaul ang ama ni Shalom. Si Shalom ang ama ni Mibsam. At si Mibsam ang ama ni Mishma. Si Mishma ang ama ni Hamuel. Si Hamuel ang ama ni Zakur. At si Zakur ang ama ni Shimei. May 16 na anak na lalaki si Shimei at 6 na anak na babae. Pero kakaunti lang ang anak ng mga kapatid niya, kaya ang buong angkan nila ay hindi kasindami ng mga mamamayan ng Huda. Tumira sila sa Beersheba, Molada, Hazar, Shual, Bilha, Ezem, Tolad, Betuel, Horma, Ziklag, Betmarkabot, Hazar Susim, Betbiri at Sha'araim. Ito ang mga bayan nila hanggang sa paghahari ni David. Tumira rin sila sa 5 bayan sa paligid nila, sa Etam, Ayin, Rimon, Token at Ashan, pati na rin sa mga baryo sa paligid ng mga bayan ito hanggang sa Baalat. Ito ang mga lugar na tinirhan nila at naitago nila ang mga talaan ng kanilang angkan. Ito ang iba pang lahi ni Simeon. Sina Meshobab, Jamlek, Josiah na anak ni Amaziah, Joel, Jehu na anak ni Joshibaya at apo ni Seraiah na apo sa tuhod ni Ashel, Elioenai, Jaakoba, Jeshohaya, Asaya, Adiel, Jesimiel, Benaya at Ziza na anak ni Shifi at apo ni Alion at apo sa tuhod ni Jedaya. Si Jedaya ay anak ni Shimri at apo ni Shemaya. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Lalong dumami ang pamilya nila, kaya napunta sila sa hangganan ng Gedor sa gawing silangan ng lamba. Naghanap sila roon ng mapagpapastulan ng kanilang mga tupa at nakakita sila ng mayabong at magandang pastulan. Malawak ang lugar na ito at mapayapa. Doon dati nakatira ang ibang lahi ni Ham. Pero noong panahon na si Haring Hezekiah ang hari ng Huda, nilusob ang lahi ni Ham ng lahi ni Simeon na ang mga pangalan ay nabanggit sa itaas. Nilusob din nila ang mga Meuneo na doon din nakatira at nilipol nila sila ng lubusan. Pagkatapos, sila ang tumira roon hanggang ngayon dahil mayroong pastulan doon para sa kanilang mga tupa. Lumusob ang 500 sa kanila sa kabundukan ng Seir. Pinangunahan sila ni Napelataya, Nearaya, Refaya at Uzziel na mga anak ni Ishi. Pinatay nila roon ang natitirang mga Amalekita at doon sila nakatira hanggang ngayon. Ang lahi ni Reuben. Ikalimang kabanata. Si Reuben ang panganay na anak ni Israel. Pero dahil nakipagtalik siya sa isa sa mga asawa ng kanyang ama, ang karapatan niya bilang panganay ay ibinigay sa mga anak ni Jose na kanyang kapatid. Kaya hindi siya inilista sa talaan ng lahi nila bilang panganay na anak. Kahit mas makapangyarihan si Huda kaysa sa kanyang mga kapatid at ang pinuno ay nagmula sa kanyang lahi, ang karapatan ng pagkapanganay ay ibinigay kay Jose. Ito ang mga anak na lalaki ni Reuben na panganay ni Israel, sina Hanok, Paliu,
Hezron at Carmi. Ito ang mga angkan ni Joel, sina Shemaya, Gog, Shimei, Mikas, Reaya, Baal at Beera. Si Beera ang pinuno ng lahi ni Reuben nang binihag sila ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria. Ito ang mga kamag-anak ni Beera na naitala sa talaan ng kanilang mga angkan ayon sa kanilang lahi. Si Jeiel na pinuno, si Zacarias at si Bela na anak ni Azaz na anak ni Shema at apo ni Joel. Ito ang lahi ni Reuben na tumira mula sa Aroer hanggang sa Nebo at Baal-Meon. At dahil dumami ang kanilang hayop doon sa Gilead, tumira sila hanggang sa silangan sa tabi ng Ilam na papunta sa ilog ng Euphrates. Nang si Saul pa ang hari, nakipaglaban sila sa mga Hagreyo at tinalo nila ang mga ito. Sinakop nila ang mga tinitirhan ng mga Hagreyo sa buong silangan ng Gilead. Ang lahi ni Gad. Tumira ang lahi ni Gad sa lupain ng Bashan na kasunod ng lupain ni Reuben hanggang sa Saleka. Ito ang lahi ni Gad, si Joel na siyang pinuno sa Bashan. Ang sumunod sa kanya ay si Shapham, pagkatapos ay sina Janai at Shaphat. Ang kanilang mga kamag-anak ayon sa bawat pamilya ay sina Mikael, Meshulam, Sheba, Jorai, Jakan, Zia at Eber. Pito silang lahat. Sila ang mga angka ni Abihail na anak ni Huri. Si Huri ang anak ni Jaroa at apo ni Gilead at apo sa tuhod ni Mikael. Si Mikael ay anak ni Jeshishai at apo ni Jado at apo sa tuhod ni Buz. Si Ahi na anak ni Abdiel at apo ni Guni ang siyang pinuno ng kanilang pamilya. Tumira sila sa Gilead doon sa Bashan at sa mga baryo sa paligid nito at sa buong pastulan ng Sharon. Nailista silang lahat sa talaan ng mga angkan noong panahon ng paghahari ni Jotham sa Huda at ni Jeroboam sa Israel. May 44,760 sundalo sa mga lahi ni Reuben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase. Sinanay sila para sa labanan at mahusay silang gumamit ng mga pananggalang, espada at pana. Nakipaglaban sila sa mga Hagreyo, Jetureyo, Nafiseyo at Nodabeyo. Humingi sila ng tulong sa Diyos nang nakipaglaban sila at dahil nagtiwala sila sa Kanya, tinugon ng Diyos ang panalangin nila. Kaya pinagtagumpay sila ng Diyos sa mga Hagreyo at sa mga kakampi nito. Pinagkukuha nila ang hayop ng mga Hagreyo, 50,000 kamelyo, 250,000 tupa at 2,000 asno. Binihag din nila ang 100,000 tao at marami silang napatay dahil tinulungan sila ng Diyos sa pakikipaglaban. Tinirhan nila ang mga lugar na ito hanggang sa mabihag sila ng ibang bansa. Ang kalahating lahi ni Manase. Ang kalahating angkan ni Manase ay napakarami. Tumira sila sa mga lupain mula sa Bashan papunta sa Baal Hermon, Senir at bundok ng Hermon. At napakarami nila. Ito ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Sina Efer, Ishi, Eliel Azriel, Jeremias, Hodavaya at Jadiel. Matatapang silang mandirigma at tanyag ng mga pinuno ng mga pamilya nila. Pero hindi sila naging tapat sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa halip, sumamba sila sa mga Diyos ng mga taong nilipol ng Diyos sa lupaing iyon. Ito ang dahilan kung bakit niloob ng Diyos ng Israel na lusubin sila ni Pul na hari ng Assyria na siya ring si Tiglat-Pileser. Binihag ni Pul ang mga lahi ni Reuben at Gad, pati na ang kalahating lahi ni Manase at dinala sa Hala, Habor, Hara at sa ilog ng Gozan, kung saan doon sila naninirahan hanggang ngayon. Ang lahi ni Levi na mga pari. Ika-anim na kabanata. Ito ang mga anak na lalaki ni Levi, sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Izar, Hebron at Uzziel. Ang mga anak ni Amram ay sina Aaron, Moises at Miriam. Ang mga anak na lalaki ni Aaron ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Si Eleazar ay ama ni Phinehas. Si Phinehas ay ama ni Abishua. At si Abishua ay ama ni Buki. Si Buki ay ama ni Uzi. Si Uzi ay ama ni Seraya. At si Seraya ay ama ni Merayot. Si Merayot ay ama ni Amaraya. Si Amaraya ay ama ni Ahitub. Si Ahitub ay ama ni Zadok. Si Zadok ay ama ni Ahimaaz,
Si Ahimaaz ay ama ni Azariah, at si Azariah ay ama ni Johanan. Si Johanan ay ama ni Azariah na siyang punong pari ng ipinatayo ni Solomon ang templo sa Jerusalem. Si Azariah ay ama ni Amariah. Si Amariah ay ama ni Ahitub. At si Ahitub ay ama ni Zadok. Si Zadok ay ama ni Shalom. Si Shalom ay ama ni Hilkiah. At si Hilkiah ay ama ni Azariah. Si Azariah ay ama ni Seraiah. At si Seraiah ay ama ni Jehozadak. Si Jehozadak ay kasama sa mga bihag nang ipabihag ng Panginoon ang mga mamamayan ng Jerusalem at Huda kay Nebuchadnezzar. Ang iba pang lahi ni Levi. Ang mga anak na lalaki ni Levi ay sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga anak na lalaki ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Izhar, Hebron at Uzziel. Ang mga anak na lalaki ni Merari ay sina Mali at Mushi. Ito ang mga pamilya ng mga Levita na itinala ayon sa kanilang mga ninuno. Sa mga angka ni Gershon, sina Libni, Jehat, Zima, Joa, Ido, Zera at Jeaterai. Sa mga angka ni Kohat, sina Aminadab, Kora, Asir, Elkana, Ebiasap, Asir, Tahat, Uriel, Uziya at Shaul. Sa mga angka ni Elkana, sina Amasai, Ahimot, Elkana, Zophai, Nahat, Eliam, Jeroham, Elkana at Samuel. Ang mga anak na lalaki ni Samuel ay si Joel, ang panganay, at ang ikalawa ay si Abijah. Sa mga angka ni Merari, sina Mali, Libni, Shimei, Uza, Shimeya, Hagia at Asaya. Ang mga musikero sa templo. May mga taong itinalaga ni David sa pag-awit at pagtugtog sa bahay ng Panginoon matapos malipat doon ang kahon ng kasunduan. Naglingkod sila sa pamamagitan ng pag-awit doon sa toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan hanggang sa panahon na naipatayo ni Solomon ang templo ng Panginoon sa Jerusalem. Ginawa nila ang kanilang gawain ayon sa mga tuntunin na ipinatupad sa kanila. Ito ang mga naglilingkod na kasama ang kanilang mga anak. Si Heman na isang musikero na mula sa angka ni Kohat. Si Heman ay anak ni Joel. Si Joel ay anak ni Samuel. Si Samuel ay anak ni Elkana. Si Elkana ay anak ni Jeroham. Si Jeroham ay anak ni Eliel. Si Eliel ay anak ni Towa. Si Towa ay anak ni Zuf. Si Zuf ay anak ni Elkana. Si Elkana ay anak ni Mahat. Si Mahat ay anak ni Amasai. Si Amasai ay anak ni Elkana. Si Elkana ay anak ni Joel. Si Joel ay anak ni Azariah. Si Azariah ay anak ni Zephaniah. Si Zephaniah ay anak ni Tahat. Si Tahat ay anak ni Asir. Si Asir ay anak ni Ebiasaph. Si Ebiasaph ay anak ni Kora. Si Kora ay anak ni Izhar. Si Izhar ay anak ni Kohat. Si Kohat ay anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Israel. Si Asaph na mula sa angka ni Gershon. Siya ang unang tagapamahala ni Heman. Si Asaph ay anak ni Berekiah. Si Berekiah ay anak ni Shimeya. Si Shimeya ay anak ni Mikael. Si Mikael ay anak ni Baaseya. Si Baaseya ay anak ni Malkiah. Si Malkiah ay anak ni Etni. Si Etni ay anak ni Zera. Si Zera ay anak ni Adaya. Si Adaya ay anak ni Etan. Si Etan ay anak ni Zima. Si Zima ay anak ni Shimei. Si Shimei ay anak ni Jahat. Si Jahat ay anak ni Gershon. Si Gershon ay anak ni Levi. Si Etan na mula sa angka ni Merari. Siya ang pangalawang tagapamahala ni Heman. Si Etan ay anak ni Kishi. Si Kishi ay anak ni Abdi. Si Abdi ay anak ni Maluk. Si Maluk ay anak ni Hashabaya. Si Hashabaya ay anak ni Amazaya. Si Amazaya ay anak ni Hilkiah. Si Hilkiah ay anak ni Amzi. Si Amzi ay anak ni Bani. Si Bani ay anak ni Shemer. Si Shemer ay anak ni Mali. Si Mali ay anak ni Mushi. Si Mushi ay anak ni Merari. At si Merari ay anak ni Levi. Ang mga kapwa nila Levita ay binigyan ng ibang gawain sa toldang sambahan, ang bahay ng Diyos. Pero si Aaron at ang kanyang angkan ang naghahandog sa altar ng pinag-aalayan ng mga handog na sinusunog at sa altar na pinagsusunugan ng insenso. At sila rin ang gumagawa ng iba pang mga gawain na may kinalaman sa ginagawa sa pinakabanal na lugar. Naghahandog sila para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel. Ginagawa nila ito ayon sa lahat ng iniutos ni Moises na lingkod ng Diyos.
Ito ang mga angka ni Aaron, sina Eleazar, Phinehas, Abishua, Buki, Uzi, Seraya, Merayot, Amaraya, Ahitub, Zadok, at Ahimaaz. Ang mga lupain ng lahi ni Levi. Ito ang mga lupain na ibinigay sa angka ni Aaron na mula sa angka ni Kohat. Sila ang unang binigyan ng lupain sa pamamagitan ng palabunutan. Kabilang sa mga lupain ito ay ang Hebron na nasa Huda at ang mga pastulan sa paligid nito. Pero ang mga bukirin at ang mga baryo sa paligid ng Hebron ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jephune. Kaya ibinigay sa angka ni Aaron ang mga sumusunod na lupain, kabilang ang mga pastulan nito. Hebron ang lungsod na tanggulan, Libna, Jatir, Estemoa, Hilen, Debir, Ashan, Juta, at Bethshemesh. At mula sa lupain ng lahi ni Benjamin, ay ibinigay sa kanila ang Gibeon, Geba, Alemet at Anatot, pati na ang mga pastulan nito. Ang bayan na ibinigay sa angkang ito ni Kohat ay 13 lahat. Ang natirang mga angka ni Kohat ay binigyan ng 10 bayan sa pamamagitan ng palabunutan mula sa lupain ng kalahating lahi ni Manasseh. Ang mga angka ni Gershon ayon sa bawat pamilya ay binigyan ng 13 bayan mula sa mga lahi ni Issachar, Asher, Naphtali, at mula sa kalahating lahi ni Manasseh sa Bashan. Ang angka ni Merari ayon sa bawat pamilya ay binigyan ng 12 bayan mula sa lahi ni Reuben, Gad, at Zebulun. Kaya ibinigay ng mga Israelita sa mga Levita ang mga bayang ito at ang mga pastulan nito. Ibinigay din sa lahi ni Levi ang mga nabanggit na bayan na mula sa lahi ni Nahuda, Simeon, at Benjamin. Ang ibang mga pamilya ni Kohat ay binigyan ng mga bayan mula sa lahi ni Ephraim. Ibinigay sa kanila ang Shechem na siyang lungsod na tanggulan sa kaburulan ng Ephraim, ang Gezer, Jokmeam, Beth Horon, Ayalon, at Gatrimon, pati na ang mga pastulan nito. Ang iba pang angka ni Kohat ay binigyan ng mga kapwa nila Israelita ng mga bayan mula sa kalahating lahi ni Manasseh. Ang ibinigay sa kanila ay ang Aner at Bileam, pati ang mga pastulan nito. Ang angka ni Gershon ay binigyan ng mga sumusunod na bayan mula sa kalahating lahi ni Manasseh, Golan sa Bashan at ang Ashtarot, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Issachar, Kedesh, Daberat, Ramot at Anem, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Asher, Mashal, Abdon, Hukok at Rehob, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Naphtali, Kedesh sa Galilea, Hamon at Kiryataim, pati ang mga pastulan nito. Ang mga natirang angka ni Merari ay binigyan ng mga sumusunod na lupain. Mula sa lahi ni Zebulun, Jokniam, Karta, Rimono at Tabor, pati ang mga pastulan nito. Mula sa lahi ni Reuben na nasa kabilang ilog ng Jordan sa silangan ng Jericho, Bezer sa may disyerto, Jaza, Kedemot at Mefaat, pati ang mga pastulan nito. At mula sa lahi ni Gad, Ramot sa Gilead, Mahanaim, Hesbon at Jazer, pati ang mga pastulan nito. Ang lahi ni Issachar. Ikapitong kabanata. May 4 na anak na lalaki si Issachar, sina Tola, Puwa, Jashub, at Shimron. Ang mga anak na lalaki ni Tola ay sina Uzi, Refaya, Jeriel, Jamai, Ibzam, at Shemuel. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Nang si David ang hari, 22,600 ang bilang ng mga lalaking handa sa paglilingkod sa militar mula sa mga angka ni Tola. Ang anak na lalaki ni Uzi ay si Izrahaya. Si Izrahaya at ang kanyang 4 na anak na sina Mikael, Obadias, Joel at Isha ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Marami silang asawa at anak, kaya ayon sa talaan ng kanilang mga angkan, mayroon silang 36,000 lalaking handa sa paglilingkod sa militar. Ang bilang ng mga lalaking handa sa paglilingkod sa militar mula sa lahat ng pamilya ni Issachar ay 87,000 ayon sa talaan ng kanilang lahi. Ang lahi ni Benjamin. May 3 anak na lalaki si Benjamin, sina Bela, Beker at Jediael. Si Bela ay may 5 anak na lalaki na sina Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot at Iri. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Ang bilang ng kalalakihan nilang handa sa paglilingkod sa militar
ay 22,034 ayon sa talaan ng kanilang mga lahi. Ang mga anak na lalaki ni Becker ay sina Zemira, Joash, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeremoth, Abijah, Anatot, at Alemet. Silang lahat ang anak ni Becker. Ang bilang ng kalalakihan nilang handa sa paglilingkod sa militar ay 20,200. Ito ang mga pinuno ng mga pamilya nila na nakatala sa talaan ng kanilang mga lahi. Ang anak na lalaki ni Jediael ay si Bilhan. Ang mga anak na lalaki ni Bilhan ay sina Jeush, Benjamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarshish, at Ahishahar. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. May 17,200 silang kalalakihang handa sa paglilingkod sa militar. Ang mga anak na lalaki ni Ir ay sina Shupin at si Hupin, at ang anak ni Aher ay si Hushim. Ang lahi ni Naphtali. Ang mga anak na lalaki ni Naphtali kay Bilha ay sina Jaziel, Guni, Jezer, at Shilem. May 2 anak si Manase sa asawa niyang Arameo. Sila ay sina Asriel at Makir. Si Makir ang ama ni Gilead, at siya ang naghanap ng asawa para kina Hupim at Shubim. May kapatid na babae si Makir na ang pangalan ay Maaka. Ang isa pang anak ni Makir ay si Zelofehad, na ang mga anak ay puro babae. May mga anak ding lalaki si Makir kay Maaka na ang mga pangalan ay Peresh at Sheresh. Ang mga anak na lalaki ni Peresh ay sina Ulam at Rakem. Ang anak na lalaki ni Ulam ay si Bedan. Sila ang mga angkan ni Gilead na anak ni Makir at apo ni Manase. Ang kapatid na babae ni Gilead na si Hamoleket ay may mga anak na lalaki na sina Ishod, Abiezer at Mala. Ang mga anak na lalaki ni Shemida ay sina Ahayan, Shechem, Likhi at Anayam. Ang lahi ni Ephraim. Ito ang lahi ni Ephraim. Si Shotela na ama ni Bered, si Bered na ama ni Tahat, si Tahat na ama ni Eleada, si Eleada na ama ni Tahat, si Tahat na ama ni Zabad, si Zabad na ama ni Shotela. Ang mga anak ni Ephraim na sina Ezer at Elead ay pinatay ng mga lalaking katutubo ng Gat nang nagnakaw sila ng mga hayop. Matagal ang paghihinagpis ni Ephraim sa kanilang pagkamatay, at pumunta ang kanyang mga kamag-anak para aliwin siya. Nang bandang huli, sumiping si Ephraim sa kanyang asawa. Nabuntis ito at nanganak ng lalaki. Pinangalanan ni Ephraim ang bata na Beraya dahil sa kasawiang dumating sa kanilang pamilya. May anak na babae si Ephraim na si Shira. Siya ang nagtatag ng itaas at ibabang bahagi ng Beth Horon at ng Uzen Shira. At ang anak na lalaki ni Ephraim ay si Repha. Si Repha ay ama ni Reshef. Si Reshef ay ama ni Tela. Si Tela ay ama ni Tahan. Si Tahan ay ama ni Ladan. Si Ladan ay ama ni Amihud. Si Amihud ay ama ni Elishama. Si Elishama ay ama ni Nun. Si Nun ay ama ni Josue. Ang lupaing natanggap at tinirhan ng lahi ni Ephraim ay ang Betel at ang mga baryo sa paligid nito, ang Naaran sa bandang silangan, ang Gezer sa kanluran at ang mga baryo sa paligid nito, ang Shechem at ang mga baryo sa paligid nito papunta sa Aya at sa mga baryo nito. Ang lahi ni Manase ang nagmamay-ari sa mga lungsod ng Bethshan, Taana, Megiddo at Dor, pati sa mga baryo sa mga paligid nito. Sa mga bayang ito nakatira ang lahi ni Jose na anak ni Israel. Ang lahi ni Asher. Ang mga anak na lalaki ni Asher ay sina Imna, Ishva, Ishvi at Beraya. Ang kapatid nilang babae ay si Sera. Ang mga anak na lalaki ni Beraya ay sina Heber at Malkiel. Si Malkiel ang ama ni Birzait. Si Heber ang ama ni Najaflet, Shomer at Hotam. Ang kapatid nilang babae ay si Shua. Ang mga anak na lalaki ni Japhlet ay sina Pasa, Bimhal at Asvat. Ang mga anak na lalaki ni Shomer ay sina Ahi, Roga, Huba at Aram. Ang mga anak na lalaki ng kapatid ni Shomer na si Helem ay sina Zofa, Imna, Sheles at Aman. Ang mga anak na lalaki ni Zofa ay sina Shua, Harnefer, Shual, Beri, Imra, Bezer, Hod, Shama, Shilsha, Itran at Beera. Ang mga anak na lalaki ni Jeter ay sina Jefune, Pispa at Ara.
Ang mga anak na lalaki ni Ula ay sina Ara, Haniel at Rizaya. Silang lahat ang lahi ni Asher na pinuno ng kanilang mga pamilya. Matatapang silang mandirigma at tanyag na mga pinuno. Ang bilang ng mga lalaki sa lahi ni Asher na handa sa paglilingkod sa militar ay 26,000 ayon sa talaan ng kanilang mga lahi. Ang lahi ni Benjamin, Ikawalong Kabanata. Ito ang mga anak na lalaki ni Benjamin mula sa panganay hanggang sa pinakabata: Bela, Ashbel, Ahara, Noha at Rafa. Ang mga anak na lalaki ni Bela ay sina Adar, Gera, Abihud, Abishua, Naaman, Ahowa, Gera, Shefufan at Huram. Ang mga angkan ni Ehud na pinuno ng kanilang mga pamilya ay pinaalis sa Geba at lumipat sa Manahat. Sila ay sina Naaman, Ahiya at Gera. Si Gera na ama ni Nauza at Ahihud ang nanguna sa paglipat nila. Hiniwalayan ni Shaharaim ang mga asawa niyang sina Hushim at Baara. Kinalaunan, tumira siya sa Moab at nagkaanak siya sa asawa niyang si Hodes. Ang mga anak nilang lalaki ay sina Jobab, Zibia, Mesha, Malcolm, Jeuz, Sakya at Mirma. Naging pinuno sila ng kanilang mga pamilya. May anak ding lalaki si Shaharaim sa asawa niyang si Hushim. Sila'y sina Abitub at Elpaal. Ang mga anak na lalaki ni Elpaal ay sina Eber, Misam, Shemed na nagtatag ng mga bayan ng Ono at Lod at ng mga baryo sa paligid nito, at sina Beraya at Shema. Sila ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya na nakatira sa Ayalon. Sila rin ang nagpaalis sa mga naninirahan sa Gat. Ang mga anak na lalaki ni Beraya ay sina Ahiyo, Shasha, Jeremot, Zebadiah, Arad, Eder, Mikael, Ishpa at Joha. Ang mga anak na lalaki ni Elpaal ay sina Zebadiah, Meshulam, Hizki, Heber, Ishmerai, Izlia at Jobab. Ang mga anak na lalaki ni Shimei ay sina Jakin, Zikri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya at Shimrat. Ang mga anak na lalaki ni Shashak ay sina Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hananaya, Elam, Antotaya, Ifdeya at Penuel. Ang mga anak na lalaki ni Jeroham ay sina Shamsherai, Sheharaya, Atalaya, Jaareshya, Elias at Zikri. Sila ang mga pinuno ng mga pamilya nila ayon sa talaan ng kanilang mga lahi at tumira sila sa Jerusalem. Si Jeiel na ama ni Gibeon ay tumira sa Gibeon. Ang pangalan ng asawa niya ay Maaka. Ang mga anak niyang lalaki mula sa panganay hanggang sa pinakabata ay sina Abdon, Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahiyo, Zeker at Miklot na ama ni Shimea. Tumira sila malapit sa kanilang mga kamag-anak sa Jerusalem. Si Ner ang ama ni Kish, si Kish ang ama ni Saul, at si Saul ang ama ni Jonathan, Malkishua, Abinadab at Eshbaal. Ang anak ni Jonathan ay si Merib Baal na ama ni Mikas. Ang mga anak na lalaki ni Mikas ay si Napiton, Melek, Tareya at Ahaz. Si Ahaz ang ama ni Jehoada, at si Jehoada ang ama ni Naalemet, Asmavet at Zimri. Si Zimri ang ama ni Moza, at si Moza ang ama ni Bineya. Ang anak ni Bineya ay si Rafa na ama ni Eliasa na ama ni Azel. Si Azel ay may 6 na anak na lalaki na sina Azrikam, Bokeru, Ishmael, Shearaya, Obadayas at Hanan. Ang mga anak na lalaki ng kapatid ni Azel na si Eshek ay sina Ulam ang panganay, Jeush ang ikalawa at Elifelet ang ikatlo. Matatapang ang anak ni Ulam at mahuhusay silang pumana. Marami silang anak at apo. 150 lahat. Silang lahat ang lahi ni Benjamin. Ikasyam na Kabanata. Nailista ang lahat ng Israelita sa talaan ng mga lahi sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang mga mamamayan ng Huda
ay binihag sa Babylonia dahil hindi sila naging tapat sa Panginoon. Ang unang nakabalik sa kanilang mga bayan sa sariling lupain ay ang mga ordinaryong Israelita, mga pari, mga Levita, at mga utusan sa templo. Ito ang mga lahi ni Nahuda, Benjamin, Ephraim at Manase na nakabalik at tumira sa Jerusalem. Si Utay na anak ni Amihud. Si Amihud ay anak ni Omri. Si Omri ay anak ni Imri. Si Imri ay anak ni Bani na mula sa angkan ni Perez na anak ni Huda. Sa mga Shilonita, si Asaya ang panganay at ang mga anak niya. Sa mga Zerahita, ang pamilya ni Jeuel. Silang lahat ay 690 mula sa lahi ni Huda. Sa lahi ni Benjamin, si Salu na anak ni Meshulam. Si Meshulam ay anak ni Hodavaya. Si Hodavaya ay anak ni Hasenua. Si Ibneya na anak ni Jeroham. Si Ela na anak ni Uzi. Si Uzi ay anak ni Mikri. At si Meshulam na anak ni Shephataya. Si Shephataya ay anak ni Reuel. Si Reuel ay anak ni Ibnia. Silang lahat ang pinuno ng kanilang mga pamilya. Mula sa lahi ni Benjamin, ang lahat ng nakabalik na lalaki ay 956 ayon sa talaan ng kanilang mga lahi. Sa mga pari, si Jedaya, si Jehoyarib, si Jakin, si Azariah na pinakamataas na opisyal sa templo ng Diyos. Anak siya ni Hilkiah. Si Hilkiah ay anak ni Meshulam. Si Meshulam ay anak ni Zadok. Si Zadok ay anak ni Merayot. Si Merayot ay anak ni Ahitub. Si Adaya na anak ni Jeroham. Si Jeroham ay anak ni Pashur. Si Pashur ay anak ni Malkiah. At si Maasai na anak ni Adiel. Si Adiel ay anak ni Jazera. Si Jazera ay anak ni Meshulam. Si Meshulam ay anak ni Meshilemit. Si Meshilemit ay anak ni Imer. Ang mga pari na nakabalik ay 1,760 lahat. Mahuhusay silang pinuno ng kanilang mga pamilya. Sila ang mga pinagkatiwalaan sa paglilingkod sa templo ng Diyos. Sa mga Levita, si Shemaya na anak ni Hashub. Si Hashub ay anak ni Azrikam. Si Azrikam ay anak ni Hashabaya na mula sa angkan ni Merari. Si Bakbakar, si Heres, si Galal, si Matanaya na anak ni Mika. Si Mika ay anak ni Zikri. Si Zikri ay anak ni Asa. Si Obadayas na anak ni Shemaya. Si Shemaya ay anak ni Galal. Si Galal ay anak ni Jedutun. At si Berekaya na anak ni Asa at apo ni Elkana na tumira sa baryo ng mga Netofatno, ang mga gwardya ng pintuan, sina Shalum, Akub, Talmon, Ahiman, at ang kanilang mga kamag-anak. Si Shalum ang pinuno nila. Hanggang ngayon, sila pa rin ang gwardya ng pintuan ng hari sa bandang silangan ng lungsod. Sila noon ang mga gwardya ng pintuang papasok sa kampo ng mga Levita. Si Shalum ay anak ni Kore at apo ni Ebiasaph na mula sa pamilya ni Kora. Si Shalum at ang kanyang mga kamag-anak na mula sa angkan ni Kora ang pinagkatiwalaan sa pagbabantay ng pintuan ng tolda katulad ng kanilang mga ninuno na pinagkatiwalaan sa pagbabantay ng pintuan ng bahay ng Panginoon. Si Phinehas na anak ni Eleazar ang namamahala noon sa mga gwardya ng pintuan at sinamahan siya ng Panginoon. Si Zacarias na anak ni Meshelemia ay gwardya rin ng pintuan ng toldang tipanan. Ang mga gwardya ng pintuan ay 212 lahat at itinala sila ayon sa talaan ng mga angkan nila sa kanilang bayan. Ang nagbigay ng tungkulin sa kanilang mga ninuno bilang mga gwardya ng pintuan dahil maaasahan sila ay sina David at Propeta Samuel. Sila at ang kanilang mga angkan ang pinagkakatiwalaang magbantay sa mga pintuan ng bahay ng Panginoon na tinatawag ding tolda. Nagbabantay sila sa 4 sulok, sa silangan, kanluran, hilaga at timog. Kung minsan ang mga kamag-anak nilang nakatira sa mga bayan ang pumapalit sa kanila na magbantay sa loob ng 7 araw. Pero ang 4 na pinuno ng mga gwardya ng pintuan na mula sa mga Levita ang siyang responsable sa mga kwarto at mga bodega ng templo. Nagpupuyat sila sa pagbabantay sa paligid ng templo dahil kailangan nila itong bantayan at sila ang tagabukas ng pinto tuwing umaga. Ang iba sa kanila ay pinagkatiwalaan sa pag-aasikaso ng mga gamit sa pagsamba. Binibilang nila ito bago at pagkatapos gamitin. Ang iba ay pinagkatiwalaan sa pag-aasikaso ng iba pang mga gamit sa templo gaya ng harina, katas ng ubas, langis,
insenso at mga pampalasa. Ngunit katungkulan ng mga pari ang pagtitimpla ng mga pampalasa. Si Matitaya na Levita at panganay na anak ni Shalom na mula sa angka ni Cora ang pinagkatiwalaan sa pagluluto ng tinapay para ihandog. Ang ibang angka ni Kohat ang pinagkatiwalaan sa paghahanda at paglalagay ng mga tinapay sa mesa tuwing araw ng pamamahinga. Ang mga musikero sa templo na mga pinuno rin ng mga pamilyang Levita ay doon na rin tumira sa mga silid sa templo. At wala na silang iba pang gawain dahil ginagawa nila ito araw at gabi. Silang lahat ang pinuno ng mga pamilyang Levita. Nailista sila sa talaan ng kanilang lahi. Tumira sila sa Jerusalem. Ang angka ni Saul. Si Jeiel na ama ni Gibeon ay tumira sa Gibeon. Ang pangalan ng asawa niya ay Maaka. Ang mga anak niyang lalaki mula sa panganay hanggang sa pinakabata ay sina Abdon, Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahiyo, Zacarias at Miklot na ama ni Shimeam. Tumira sila malapit sa mga kamag-anak nila sa Jerusalem. Si Ner ang ama ni Kish, si Kish ang ama ni Saul, at si Saul ang ama ni na Jonathan, Malkishua, Abinadab, at Eshbaal. Ang anak ni Jonathan ay si Mary Baal na ama ni Mikas. Ang mga anak na lalaki ni Mikas ay sina Piton, Melek, Tareya, at Ahaz. Si Ahaz ang ama ni Jada, at si Jada ang ama ni na Alemet, Asmavet, at Zimri. Si Zimri ang ama ni Moza, at si Moza ang ama ni Bineya. Ang anak ni Bineya ay si Refaya. Ang anak ni Refaya ay si Eleasa. At ang anak ni Eleasa ay si Azel. Si Azel ay may anim na anak na sina Azrikam, Bokeru, Ismael, Shearaya, Obadayas, at Hanan. Pinatay ni Saul ang sarili. Ika-10 kabanata. Nakipaglaban ang mga Filisteo sa mga Israelita sa bundok ng Gilboa. Maraming namatay sa mga Israelita at ang iba sa kanila'y nagsitakas. Hinabol ng mga Filisteo si Saul at ang mga anak niyang lalaki at pinatay nila ang mga anak niyang sina Jonathan, Abinadab at Malkishua. Matindi ang labanan ni na Saul at ng mga Filisteo. Tinamaan siya ng pana at malubhang nasugatan. Sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang armas, "Bunutin mo ang iyong espada at patayin ako, dahil kung hindi, silang mga hindi nakakakilala sa Diyos ang papatay sa akin at pagtatawanan pa nila ako." Pero natakot ang tagapagdala niya ng armas na patayin siya, kaya kinuha ni Saul ang sarili niyang espada at sinaksak ang sarili. Nang makita ng tagapagdala ng armas na patay na si Saul, sinaksak din niya ang kanyang sarili at namatay siya. Kaya namatay si Saul, ang tatlo niyang anak na lalaki at ang lahat ng pamilya niya. Nang panahong iyon, may mga Israelitang nakatira sa lambak ng Jezreel. Nang makita nilang nagsitakas ang mga sundalo ng Israel at patay na si Saul pati ang mga anak niya, iniwan nila ang mga bayan nila at nagsitakas din. Kaya pinasok ng mga Filisteo ang mga bayan at tinirhan nila ang mga ito. Kinabukasan nang pumunta ang mga Filisteo sa bundok ng Gilboa para kunin ang mahahalagang bagay sa mga namatay na sundalo, nakita nila ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak. Kinuha nila ang mga armas ni Saul at pinutol ang ulo nito. Pagkatapos, nagsugo sila ng mga mensahero sa buong lupain ng Filisteo para ibalita sa kanilang mga diyos-diyosan at mga kababayan na patay na si Saul. Inilagay nila ang armas ni Saul sa templo ng kanilang mga diyos at isinabit ang ulo niya sa templo ng diyos nilang si Dagon. Nabalitaan ng mga taga-Jabes Gilead ang lahat ng ginawa ng mga Filisteo kay Saul. Kaya lumakad ang lahat ng kanilang matatapang na tao at kinuha ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak at dinala nila ito sa Jabes. Pagkatapos, inilibing nila ang mga bangkay sa ilalim ng malaking punong kahoy sa Jabes at nag-ayuno sila ng 7 araw. Namatay si Saul dahil hindi siya naging tapat sa Panginoon. Hindi niya tinupad ang utos ng Panginoon at dumulugpas siya sa mga espiritista sa halip na humingi siya ng payo sa Panginoon. Kaya pinatay siya ng Panginoon at ibinigay ang kaharian kay David na anak ni Jesse. Naging hari si David sa Israel.
11 Kabanata. Pumunta ang lahat ng Israelita kay David sa Hebron at sinabi, "Mga kamag-anak mo kami, mula pa noon kahit nang si Saul pa ang aming hari, ikaw na ang namumuno sa mga Israelita sa pakikipaglaban. At sinabi sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos, aalagaan mo ang mga mamamayan kong Israelita, tulad ng isang pastol ng mga tupa. Ikaw ang mamumuno sa kanila." Kaya roon sa Hebron, gumawa si David ng kasunduan sa mga tagapamahala ng Israel sa harap ng Panginoon. At pinahiran nila ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Israel, ayon sa ipinangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Samuel. Isang araw, pumunta si David at lahat ng mga Israelita sa Jerusalem na dating Jebus para lusubin ito. Ang mga Jebuseyo na nakatira roon ay nagsabi kay David, "Hindi kayo makakapasok dito." Pero naagaw ni na David ang matatag na kuta ng Zion na sa bandang huli tinawag na lungsod ni David. Sinabi ni David, "Ang sinumang manguna sa paglusob sa mga Jebuseyo ang magiging commander ng mga sundalo. Si Joab na anak ni Zeruya ang nanguna sa paglusob, kaya siya ang naging commander." Pagkatapos maagaw ni David ang matatag na kutang iyon, doon na siya tumira at tinawag niya itong lungsod ni David. Pinadagdagan niya ang mga pader sa paligid mula sa mababang parte ng lungsod. Si Joab ang namamahala sa pag-aayos ng ibang bahagi ng lungsod. Naging makapangyarihan si David dahil tinutulungan siya ng Panginoong makapangyarihan. Ang matatapang na tauhan ni David. Ito ang mga pinuno ng matatapang na tauhan ni David. Sila at ang lahat ng Israelita ay sumuporta sa paghahari ni David ayon sa ipinangako ng Panginoon tungkol sa Israel. Si Jashobeam na Hakmoneo ang nangunguna sa tatlo na matatapang na tauhan ni David. Sa isang labanan lang, nakapatay siya ng 300 tao sa pamamagitan ng sibat niya. Ang sumunod sa kanya ay si Eleazar na anak ni Dodai, na mula sa angka ni Ahowa. Isa rin siya sa tatlo na matatapang na tauhan ni David. Isa siya sa mga sumama kay David nang nakipaglaban sila sa mga Filisteo sa Pasdamim. Doon sila naglaban sa taniman ng Sebada. Tumakas ang mga Israelita, pero sina Eleazar at David ay nanatili sa gitna ng taniman at pinatay nila ang mga Filisteo. Pinagtagumpay sila ng Panginoon. Isang araw, pumunta kay David ang tatlo niyang tauhan doon sa kuweba ng Adulam. Ang tatlong ito ay kabilang sa 30 matatapang na mga tauhan ni David. Nagkakampo noon ang mga Filisteo sa lambak ng Rephaim at naagaw nila ang Bethlehem. Habang naroon si David sa isang matatag na kublihan, nauhaw siya. Sinabi niya, "Mabuti sana kung may kukuha sa akin ang tubig na maiinom doon sa balon malapit sa pintuang bayan ng Bethlehem." Kaya palihim na pumasok ang tatlong matatapang na iyon sa kampo ng mga Filisteo, malapit sa pintuang bayan ng Bethlehem. Kumuha sila ng tubig sa balon at dinala ito kay David. Pero hindi ito ininom ni David. Sa halip, ibinuhos niya ito bilang handog sa Panginoon. Sinabi niya, "O Diyos ko, hindi ko po ito maiinom dahil kasing halaga ito ng dugo ng mga taong nagtaya ng kanilang buhay sa pagkuha nito." Kaya hindi ito ininom ni David. Iyon nga ang mga ginawa ng tatlong matatapang na tauhan ni David. Si Abishai na kapatid ni Joab ang pinuno ng 30 matatapang na tauhan ni David. Nakapatay siya ng 300 Filisteo sa pamamagitan ng sibat niya. Kaya naging tanyag siya gaya ng 3 matatapang na tauhan, pero hindi siya kabilang sa kanila. At dahil siya ang pinakatanyag sa 30 niyang kasama, siya ang naging commander nila. May isa pang matapang na tao na ang pangalan ay Benaya. Taga-Kabzil siya, at ang ama niya ay si Jehoyada. Marami siyang kabayanihang ginawa, kabilang narito ang pagpatay sa 2 pinakamahuhusay na sundalo ng Moab. Minsan kahit umuulan ng yelo, bumaba siya sa pinagtataguan ng leon at pinatay ito. Bukod dito, pinatay niya ang isang Ehipsyong may taas na 7 kalahating talampakan. Ang armas ng Ehipsyo ay sibat na mabigat at makapal, pero ang armas niya ay isang pamalo lang. Inagaw niya ang sibat sa Ehipsyo at ito rin ang ipinampatay niya rito. Ito ang mga ginawa ni Benaya na anak ni Jehoyada. Naging tanyag din siya gaya ng 3 matatapang na tao, pero hindi siya kabilang sa kanila. At dahil siya ang pinakatanyag sa kanyang 30 kasama,
ginawa siyang pinuno ni David ng kanyang mga personal na tagapagbantay. Ito ang matatapang na kawal, si Asahel na kapatid ni Joab, si Elhanan na anak ni Dodo na taga Bethlehem, si Shamot na taga Haror, si Helez na taga Pelon, si Ira na anak ni Ikes na taga Tekoa, si Abiezer na taga Anatot, si Sibekai na taga Husha, si Ilay na taga Ahowa, si Maharay na taga Netofa, si Heled na anak ni Baana na taga Netofa, si Itay na anak ni Ribay na taga Gibeya na sakop ng Benjamin, si Benaya na taga Piraton, si Huray na nakatira malapit sa mga ilog ng Gaas, si Abiel na taga Arba, si Azmavet na taga Baharum, si Eliaba na taga Shaalbon, ang mga anak ni Hashem na taga Gizon, si Jonathan na anak ni Shagi na taga Harar, si Ahayam na anak ni Sakar na taga Harar, si Elifal na anak ni Ur, si Hefer na taga Mekerat, si Ahaya na taga Pelon, si Hezro na taga Carmel, si Naaray na anak ni Ezbai, si Joel na kapatid ni Nathan, si Mibhar na anak ni Hagri, si Zelek na taga Amon, si Naharay na taga Berot, na tagapagdala ng armas ni Joab na anak ni Zeruya, si Naira at Gareb na mga taga Jatir, si Uraya na Heteo, si Zabad na anak ni Alay, si Adina na anak ni Shiza, na isang pinuno sa lahi ni Reuben, kasama ng kanyang 30 tauhan, si Hana na anak ni Maaka, si Josaphat na taga Mitna, si Uzaya na taga Ashterot, si Nashama at Jeyel, na mga anak ni Hotam na taga Aroer, si Jediael na anak ni Shimri, at ang kapatid niyang si Joha na taga Tiz, si Eliel na taga Mahab, si Najeribay at Josabaya na mga anak ni Elnaam, si Itma na taga Moab, si Naeliel, Obed, at Jaashel na taga Mezoba. Ang mga tao na sumama kay David at ang kanyang mga sundalo. Ika-12 kabanata. Ito ang mga tao na pumunta kay David doon sa Ziklag nang siya'y nagtatago kay Saul na anak ni Kish. Kasama sila sa mga tumulong kay David sa labanan. Armado sila ng mga pana at mahuhusay silang kumana at manirador, kanan o kaliwang kamay man. Mga kamag-anak sila ni Saul mula sa lahi ni Benjamin. Pinamumunuan sila ni na Ahiezer at Joash na mga anak ni Shemaa na taga Gibeya. Ito ang mga pangalan nila. Sina Jeziel at Pelet na mga anak ni Azmavet, sina Beraka at Jehu na mga taga Anatot, si Ismaya na taga Gibeon na isa sa mga tanyag na sundalo at isa rin sa matatapang na pinuno ng 30 matatapang na tao, sina Jeremias, Jahaziel, Johanan at Jozabad na taga Gedera, sina Eluzai, Jerimot, Bealia, Shemaraya at Shephataya na taga Haruf, sina Elkana, Ishia, Azarel, Joezer, at Jashobeyam na mga angka ni Kora, sina Joela at Zebadaya na mga anak ni Jeroham na taga Gedor. May mga tao ring mula sa lahi ni Gad ang sumama kay David doon sa matatag na kuta na pinagtataguan niya sa ilang. Matatapang silang sundalo at mahuhusay gumamit ng mga pananggalang at sibat. Kasintapang sila ng mga leon at kasimbilis ng usa sa kabundukan. Si Ezer ang pinuno nila, si Obadiah ang pangalawa, si Eliab ang pangatlo, si Mishmana ang pang-apat, si Jeremias ang panglima, si Atay ang pang-anim, si Eliel ang pang-pito, si Johanan ang pang-walo, si Elzabad ang pang-siyam, si Jeremias ang pang-sampu, at si Makbanay ang pang-11. Sila ang lahi ni Gad na mga commander ng mga sundalo. Ang pinakamahina sa kanila ay makakapamahala ng 100 sundalo at ang pinakamalakas ay makakapamahala ng 1,000 sundalo. Tinawid nila ang ilog ng Hordan ng unang buwan ng taon, ang panahong umaapaw ang tubig nito, at itinaboy nila ang lahat ng nakatira sa mga lambak ng silangan at kanluran ng ilog. May mga tao ring nagmula sa mga lahi ni na Benjamin at Huda na pumunta kay David doon sa pinagkukutaan niya. Lumabas si David para salubungin sila at sinabi, "Kung pumunta kayo rito para tumulong sa akin bilang kaibigan, tinatanggap ko kayo na sumama sa amin. Pero kung pumunta kayo rito para ibigay ako sa aking mga kalaban, kahit wala akong kasalanan, sana'y makita ito ng Diyos ng ating mga ninuno at parusahan niya kayo." Pagkatapos, pinuspos ng Espiritu si Amasai
na kalaunan ay naging pinuno ng 30 matatapang na sundalo. At sinabi niya, "Kami po ay sa inyo o David na anak ni Jesse. Magtagumpay sana kayo at ang mga tumutulong sa inyo, dahil ang Diyos ninyo ang tumutulong sa inyo." Kaya tinanggap sila ni David at ginawang opisyal ng mga sundalo niya. May mga tao rin na mula sa lahi ni Manase ang sumama kay David nang pumunta siya sa mga Filisteo para makipaglaban kay Saul. Pero hindi pumayag ang mga Filisteo na sumama si David at ang mga tauhan niya, dahil iniisip nila na baka muling pumanig si David sa amo niyang si Saul. Kaya pagkatapos nilang mag-usap, pinabalik nila si David sa Ziklag. Ito ang mga tao na mula sa lahi ni Manase na sumama kay David sa Ziklag: sina Adna, Jozabad, Jediael, Mikael, Jozabad, Elihu, at Ziletai. Bawat isa sa kanila ay pinuno ng 1,000 sundalo sa lahi ni Manase. Tumulong sila kay David sa pakikipaglaban sa mga lumulusob sa kanila, dahil matatapang silang mga mandirigma. Kaya nga naging pinuno sila ng mga sundalo ni David. Sa bawat araw, may mga tao na pumupunta kay David para tumulong, hanggang sa dumami at naging matibay ang kanyang mga sundalo. Ito ang bilang ng mga armadong sundalo na pumunta kay David sa Hebron upang tumulong sa kanya na maagaw ang kaharian ni Saul, ayon sa ipinangako ng Panginoon. Mula sa lahi ni Huda, 6,800 sundalo na may mga dalang sibat at pana. Mula sa lahi ni Simeon, 7,100 mahuhusay na sundalo. Mula sa lahi ni Levi, 4,600 sundalo, kabilang na si Jehoyada na pinuno ng pamilya ni Aaron at ang kanyang 3,700 tauhan, at si Zadok na 1 matapang at kabataang mandirigma, at ang 22 opisyal mula sa kanyang pamilya. Mula sa lahi ni Benjamin na mga kamag-anak ni Saul, 3,000 sundalo. Karamihan sa lahi ni Benjamin ay nanatiling tapat kay Saul. Mula sa lahi ni Ephraim, 20,800 matatapang na sundalo at tanyag sa pamilya nila. Mula sa kalahating lahi ni Manase, 18,000 sundalo. Ipinadala sila para tumulong sa pagluklok kay David na maging hari. Mula sa lahi ni Isaka, 200 pinuno kasama ang mga kamag-anak na pinamamahalaan nila. Sila ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin ng Israel at kung kailan ito gagawin. Mula sa lahi ni Zebulun, 50,000 mahuhusay na sundalo na armado ng iba't ibang armas. Handang-handa silang tumulong at mamatay para kay David. Mula sa lahi ni Naphtali, 1,000 opisyal at 37,000 sundalo na may dalang mga pananggalang at sibat. Mula sa lahi ni Dan, 28,600 sundalo na handa sa labanan. Mula sa lahi ni Asher, 40,000 mahuhusay na sundalo na handa sa labanan. At mula sa lahi sa silangan ng ilog ng Hordan, ang lahi ni Reuben, Gad at kalahating lahi ni Manase, 120,000 sundalo na armado ng iba't ibang uri ng armas. Silang lahat ang sundalo na nagpresenta sa pakikipaglaban. Pumunta sila sa Hebron at nagkaisa silang gawing hari si David sa buong Israel. Sa katunayan, halos lahat ng Israelita ay gustong maging hari si David. Nanatili sila roon ng 3 araw kasama si David na nagsisiksikan at nagiinuman, dahil pinadalhan sila ng mga kababayan nila ng pagkain. Nagdala rin ng pagkain ang mga kamag-anak nilang mula pa sa malayong lugar ng Isakar, Zebulun at Naphtali. Ikinarga nila ito sa mga asno, kamelyo, mola at baka. Marami ang kanilang harina, igos, mga pinatuyong pasas, katas ng ubas at langis, baka at tupa. Masayang masaya ang lahat sa Israel. Ang pagkuha ng kahon ng kasunduan. 13 kabanata. Nakipag-usap si David sa kanyang mga opisyal at sa mga commander ng 1,000 at 100 sundalo. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng Israelitang naroon, "Kung gusto ninyo at kung kalooban ng Panginoon na ating Diyos, magpapadala tayo ng mensahe sa lahat ng kababayan natin sa buong Israel, pati na sa mga pari at mga levita na kasama nila sa mga bayan at pastulan. Papuntahin natin sila rito para makiisa sa atin. Ito na ang panahon para kunin natin ang kahon ng ating Diyos
dahil hindi natin ito pinahalagahan nang si Saul pa ang hari. Pumayag ang buong kapulungan dahil nakita nilang iyon ang tamang gawin. Kaya tinipo ni David ang lahat ng mga Israelita mula sa ilog ng Shihor sa Ehipto hanggang sa Lebo Hamat para kunin ang kahon ng Diyos sa Kiryat Jearim. Pumunta si David at lahat ng kasama niyang mga Israelita sa Baala na nasa Huda, na siya rin Kiryat Jearim, para kunin ang kahon ng Panginoong Diyos kung saan siya nananahan. Nananahan ang Panginoon sa gitna ng mga kerubin na nasa ibabaw ng kahon. Kinuha nila ang kahon ng Diyos sa bahay ni Abinadab at ikinarga sa bagong kariton. Sina Uza at Ahiyo ang umaalalay sa kariton. Buong lakas na nagdiwang si David at lahat ng mga Israelita sa presensya ng Diyos. Umawit sila at tumugtog ng mga alpa, lira, tamburin, kompyang at trumpeta. Nang dumating sila sa giikan ni Kidon, hinawakan ni Uza ang kahon dahil nadulas ang mga baka. Nagalit ng matindi ang Panginoon kay Uza dahil hinawakan niya ang kahon. Kaya namatay siya roon sa presensya ng Diyos. Nagalit si David dahil biglang pinarusahan ng Panginoon si Uza. Ito ang dahilan kaya hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinatawag na Perez Uza. Nang araw na iyon, natakot si David sa Diyos at sinabi niya, "Paano madadala sa lungsod ko ang kahon ng Diyos?" Kaya nagpasya siyang huwag na lang dalhin ang kahon sa kanyang lungsod. Sa halip, iniwan niya ito sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gat. Nanatili ito sa bahay ni Obed-Edom sa loob ng 3 buwan at pinagpala ng Panginoon ang pamilya ni Obed-Edom at ang lahat ng ari-arian niya. Ang pamilya ni David. Ika-14 na kabanata. Samantala, nagsugo ng mga mensahero si Haring Hiram ng Tyre kay David kasama ng mga karpintero at kantero. Nagpadala rin siya ng mga trosong sedro para maipagpatayo ng palasyo si David. At dito nalaman ni David na ang Panginoon ang naglukluk sa kanya bilang hari at nagpalago ng kaharian niya para sa mga mamamayan niyang Israelita. Doon sa Jerusalem, marami pang naging asawa si David at nadagdagan pa ang mga anak niya. Ito ang mga anak niya na isinilang doon: Shamua, Shobab, Nathan, Solomon, Ibhar, Elishua, Elpelet, Noga, Nefeg, Japhia, Elishama, Beeliada, at Elifelet. Tinalo ni David ang mga Filisteo. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ang piniling hari sa buong Israel, tinipo nila ang lahat ng sundalo nila para hulihin siya. Pero nabalitaan iyon ni David at sinalubong niya sila. Nang lusubin ng mga Filisteo ang lambak ng Rephaim, nagtanong si David sa Diyos, "Sasalakayin po ba namin ang mga Filisteo? Matatalo po ba namin sila?" Sumagot ang Panginoon, "Oo, lumakad kayo dahil matatalo ninyo sila." Kaya pumunta si David at ang mga tauhan niya sa Baal Perazim at tinalo nila roon ang mga Filisteo. Sinabi ni David, "Nilipol ng Diyos ang mga kalaban ko na parang dinaanan ng rumaragas ang baha at ginamit niya ako para lipulin sila." Kaya tinawag na Baal Perazim ang lugar na iyon. Naiwan ng mga Filisteo ang mga diyos-diyosan nila roon at nag-utos si David na sunugin ang mga ito. Muling nilusob ng mga Filisteo ang lambak ng Rephaim, kaya muling nagtanong si David sa Diyos at sumagot ang Diyos sa kanya, "Huwag niyo agad silang salakayin. Palibutan niyo muna at saka niyo sila salakayin malapit sa puno ng balsamo. Kapag narinig ninyo na parang may nagmamartsyang mga sundalo sa itaas ng puno ng balsamo, sumalakay kayo agad dahil iyon ang palatandaan na pinangungunahan ko kayo sa pagsalakay sa mga Filisteo." Kaya sinunod ni David ang iniutos sa kanya ng Diyos at pinatay nila ang mga Filisteo mula sa Gibeon hanggang sa Gezer. Kaya naging tanyag si David kahit saan at ginawa ng Panginoon na katakutan siya ng lahat ng bansa. Ang paghahanda sa pagkuha ng kahon ng kasunduan. Ika-15 kabanata. Nagpatayo si David ng mga gusali sa kanyang lungsod para sa sarili niya. Nagpagawa rin siya ng tolda para sa kahon ng Diyos at inilagay niya ito ng maayos sa lugar na kanyang inihanda para rito.
Pagkatapos, sinabi ni David, walang ibang tagabuhat ng kahon ng Diyos maliban sa mga Levita, dahil sila ang pinili ng Panginoon na magbuhat ng kahon ng Panginoon at maglingkod sa presensya niya magpakailanman. Tinipon ni David ang lahat ng mga Israelita sa Jerusalem na magdadala ng kahon ng Panginoon sa lugar na inihanda niya para rito. Ipinatawag din niya ang mga pari at mga Levita, na ang mga bilang ay ito, mula sa mga angkan ni Kohat, 120, at pinamumunuan sila ni Uriel. Mula sa mga angkan ni Merari, 220, at pinamumunuan sila ni Asaya. Mula sa mga angkan ni Gershon, 130, at pinamumunuan sila ni Joel. Mula sa angkan ni Elizaphan, 200, at pinamumunuan sila ni Shemaya. Mula sa mga angkan ni Hebron, 80, at pinamumunuan sila ni Eliel. Mula sa mga angkan ni Uzziel, 112, at pinamumunuan sila ni Aminadab. Pagkatapos, ipinatawag ni David ang mga paring sina Zadok at Abiatar, at ang mga levitang sina Uriel, Asaya, Joel, Shemaya, Eliel, at Aminadab. Sinabi niya sa kanila, kayo ang mga pinuno ng mga pamilyang Levita. Linisin niyo ang inyong mga sarili at ganoon din ang mga kapwa niyo Levita para madala ninyo ang kahon ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa lugar na inihanda ko para rito. Dahil noong una, hindi kayo ang nagdala ng kahon ng kasunduan. Pinarusahan tayo ng Panginoon na ating Diyos dahil hindi tayo nagtanong sa Kanya kung paano ito dadalhin sa tamang paraan. Kaya nilinis ng mga pari at mga levita ang kanilang sarili para madala nila ang kahon ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinagtulungang pasanin ng mga levita ang kahon ng Diyos sa pamamagitan ng tukod, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Inutusan ni David ang mga pinuno ng mga levita na pumili ng mga awit mula sa kapwa nila levita sa pag-awit ng masasayang awitin na tinugtugan ng mga lira, alpa at pompyang. Kaya pinili ng mga Levita si Hema na anak ni Joel, si Asaph na anak ni Berekya, at si Etan na anak ni Kusaya na mula sa angkan ni Merari. Ang piniling tutulong sa kanila ay ang mga kamag-anak nilang sina Zacarias, Jaaziel, Shemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matitaya, Elifelehu, Mikneya, at ang mga gwardiya ng pintuan ng tolda na sina Obed-Edom at Jeyel. Ang pinagkatiwala ang tumugtog ng mga tansong pompyang ay sina Heman, Asaph at Etan. Ang pinagkatiwala ang tumugtog ng mga lira sa mataas na tono ay sina Zacarias, Aziel, Shemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseya at Benaya. Ang pinagkatiwala ang tumugtog ng mga alpa sa mababang tono ay sina Matitaya, Elifelehu, Mikneya, Obed-Edom, Jeyel, at Azazaya. Ang pinagkatiwala ang manguna sa pag-awit ay ang pinuno ng mga levita na si Kenenaya dahil mahusay siyang umawi. Ang pinagkatiwala ang magbantay ng kahon ng kasunduan ay sina Berekya at Elkana. Ang pinagkatiwala ang magpatunog ng trumpeta sa harapan ng kahon ng Diyos ay ang mga pari na sina Shebanaya, Josaphat, Netanel, Amasai, Zacarias, Benaya, at Eliezer. Sina Obed-Edom at Jehia ay mga tagapagbantay din sa kahon ng kasunduan. Dinala ang kahon ng kasunduan sa Jerusalem. Kaya masayang pumunta si David, ang mga tagapamahala ng Israel, at ang mga pinuno ng libu-libong sundalo sa bahay ni Obed-Edom para kunin ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. At dahil tinulungan ng Diyos ang mga levita nang dalhin nila ang kahon ng kasunduan ng Panginoon, naghandog sila ng 7 batang toro at 7 tupa. Nagsuot si David ng damit na gawa sa telang linen, pati ang lahat ng levitang bumubuhat ng kahon ng kasunduan, ang mga mang-aawit at si Kenanaya na siyang pinagkatiwala ang manguna sa pag-awit. Nagsuot din si David ng espesyal na damit na gawa sa telang linen. At dinala ng lahat ng mga Israelita ang kahon ng kasunduan ng Panginoon nang may kagalakan. Pinatunog nila ang mga tambuli, trompeta at pompyang, at pinatugtog ang mga lira at mga alpa. Nang papasok na ang kahon ng kasunduan ng Panginoon sa lungsod ni David,
Dumungaw sa bintana si Mikal na anak ni Saul. At nang makita niya si Haring David na sumasayaw sa tuwa, kinamuhian niya siya. Ika-16 na kabanata. Inilagay nila ang kahon ng Diyos sa loob ng toldang itinayo ni David para rito. Pagkatapos, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos nilang maghandog ni na David, binasbasan niya ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. Binigyan niya ng tinapay, karne at pasas ang bawat isang Israelita, lalaki man o babae. Pumili si David ng mga Levita na maglilingkod sa harap ng kahon ng Panginoon para manalangin, magpasalamat at magpuri sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Si Asaph ang nanguna sa kanila at siya ang nagpapatunog ng mga pumpiang. Sumunod sa kanya ay sina Zacarias, Jeiel, Shemiramot, Jehiel, Matitaya, Eliab, Benaya, Obed-Edom at Jeiel. Sila ang mga tagatugtog ng lira at alpa. Ang mga pari na sina Benaya at Jahaziel ang palaging nagpapatunog ng mga trumpeta sa harapan ng kahon ng kasunduan ng Diyos. Ang awit ng pasasalamat ni David. Nang araw na iyon, sa unang pagkakataon, ay ibinigay ni David kay Asaph at sa mga kapwa niya Levita ang awit na ito ng pasasalamat sa Panginoon. Pasalamatan niyo ang Panginoon. Sambahin niyo siya. Ihayag sa mga tao ang kanyang mga ginawa. Awitan niyo siya ng mga papuri. Ihayag ang lahat ng kamangha-mangha niyang mga gawa. Purihin niyo ang kanyang banal na pangalan. Magalak kayo, kayong mga lumalapit sa Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon at sa kanyang kalakasan. Palagi kayong dumulog sa kanya. Kayong mga pinili ng Diyos na mga lahi ni Jacob na lingkod ng Diyos. Alalahanin ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa, mga himala at ang kanyang mga paghatol. Siya ang Panginoon na ating Diyos at siya ang namamahala sa buong mundo. Hindi niya kinakalimutan ang kanyang kasunduan at pangako sa libu-libong henerasyon. Ang kasunduan ito ay ginawa niya kay Abraham at ipinangako niya kay Isaac. Ipinagpatuloy niya ang kasunduan ito kay Jacob at magpapatuloy ito magpakailanman. Sinabi niya sa bawat isa sa kanila, "Ibibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan. Ipamamana ko ito sa inyo at sa inyong mga angkan." Noon, iilan pa lang ang mga mamamayan ng Diyos at mga dayuhan pa lang sila sa lupain ng Kanaan. Nagpalipat-lipat sila sa mga bansa at mga kaharian. Ngunit hindi pinahintulutan ng Diyos na apihin sila para maprotektahan sila. Sinaway niya ang mga hari na kumakalaban sa kanila. Sinabi niya, "Huwag ninyong galawin ang hinirang kong mga lingkod. Huwag ninyong saktan ang aking mga propeta. Kayong mga tao sa buong mundo, umawit kayo sa Panginoon. Ipahayag ninyo sa bawat araw ang tungkol sa pagliligtas niya sa atin. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao sa mga bansa ang kanyang kapangyarihan at kahanga-hangang mga gawa, dahil dakila ang Panginoon at karapat dapat papurihan. Dapat siyang katakutan ng higit kaysa sa lahat ng mga Diyos, dahil ang lahat ng Diyos ng ibang mga bansa ay ginawa lang nila para sambahin. Ngunit ang Panginoon ang lumikha ng langit. Nasa Kanya ang kaluwalhatian at karangalan. Ang kalakasan at kagalakan ay nasa Kanyang tahanan. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng tao sa mundo. Purihin ninyo ang Kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang mga papuring nararapat sa Kanya. Magdala kayo ng mga handog at pumunta sa Kanyang presensya. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng Kanyang kabanalan. Matakot kayo sa Kanya, kayong lahat ng nasa sanlibutan. Matatag niyang itinayo ang mundo at hindi ito mauuga. Magalak ang buong kalangitan at mundo. Ipahayag sa mga bansa, naghahari ang Panginoon. Magalak din ang mga karagatan, bukirin at ang lahat ng nasa kanila. At ang mga puno sa gubat ay aawit sa tuwa sa presensya ng Panginoon, dahil darating siya upang hatulan ang mga tao sa mundo. Magpasalamat kayo sa Panginoon, dahil siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan.
Manalangin kayo. Iligtas niyo kami, O Diyos na aming tagapagligtas. Palayain niyo po kami sa mga bansa at muli kaming tipunin sa aming lupain upang makapagpasalamat at makapagbigay kami ng papuri sa inyong kabanalan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel magpakailanman. At ang lahat ay magsabing, Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Ipinagkatiwala ni David kay Asaph at sa kapwa nito Levita ang palaging paglilingkod sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon ayon sa kailangang gawin sa bawat araw. Kabilang sa grupong ito ay si Obed-Edom na anak ni Jeduthun, si Hosa, at ang 68 pang Levita na mga gwardya ng tolda. Ipinagkatiwala ni David sa pari na si Zadok at sa kanyang mga kapwa-pari ang tolda ng Panginoon doon sa mataas na lugar sa Gibeon. Sila ang palaging nag-aalay ng mga handog na sinusunog sa altar, araw at gabi, ayon sa lahat ng nakasulat sa kautusan ng Panginoon na ibinigay niya sa Israel. Kasama rin nila sina Heman, Jeduthun, at ang iba pang mga pinili sa pag-awit ng pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niyang walang hanggan. Tungkulin nina Heman at Jeduthun ang pagpapatunog ng mga trumpeta, pompiang, at ng iba pang mga instrumento na ginagamit sa pag-awit ng mga awitin para sa Panginoon. Ang mga anak ni Jeduthun ang pinagkatiwalaan na magbantay sa pintuan. Pagkatapos, umuwi ang lahat sa mga bahay nila, at si David ay umuwi rin para basbasan ang kanyang pamilya. Ang pangako ng Diyos kay David. Ika-17 kabanata. Nang nakatira na si David sa kanyang palasyo, sinabi niya kay Nathan na propeta, Narito ako nakatira sa magandang palasyo na gawa sa kahoy na sedro, pero ang kahon ng Panginoon ay nasa tolda lang. Sumagot si Nathan kay David, Gawin mo ang gusto mong gawin, dahil ang Panginoon ay suma sa iyo. Pero nang gabing iyon, sinabi ng Diyos kay Nathan, Lumakad ka at sabihin mo sa lingkod kong si David na ito ang sinabi ko. Hindi ikaw ang magpapatayo ng templo na aking titirhan. Hindi pa ako nakakatira sa templo mula noong inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto hanggang ngayon. Palipat-lipat ang tinitirhan kong tolda. Sa aking paglipat-lipat kasama ng mga mamamayan kong Israelita, hindi ako nagreklamo sa mga pinunong inutusan kong mag-alaga sa kanila kung bakit hindi nila ako ipinagpapatayo ng templong gawa sa kahoy na sedro. Sabihin mo pa kay David na ako ang Panginoong makapangyarihan ay nagsasabi, Tagapagbantay ka noon ng mga tupa, pero pinili kita para mamuno sa mga mamamayan kong Israelita. Sinasamahan kita kahit saan ka magpunta, at nilipol ko ang lahat ng mga kalaban mo. Ngayon, gagawin kitang tanyag, katulad ng ibang mga tanyag na tao sa mundo. Binigyan ko ng sariling lupain ang mga mamamayan kong Israelita, para may sarili silang tirahan at wala nang gagambala sa kanila. Hindi na sila aapihin ng masasamang tao gaya ng dati. Mula nang maglagay ako ng mga pinuno sa mga mamamayan kong Israelita, tatalunin ko rin ang lahat ng kalaban mo. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabi sa iyo na patuloy na manggagaling sa iyong angkan ang magiging hari ng Israel. Kapag namatay ka na at ilibing kasama ng mga ninuno mo, ipapalit ko sa iyo ang isa sa mga anak mo at patatatagin ko ang kaharian niya. Siya ang magpapatayo ng templo para sa akin at titiyakin ko na ang kanyang angkan ang maghahari magpakailanman. Kikilalanin niya akong ama at kikilalanin ko siyang anak. Mananatili ang pag-ibig ko sa kanya, hindi gaya ng ginawa ko kay Saul na pinalitan mong hari. Pamamahalain ko siya sa aking mga mamamayan at kaharian at ang kanyang angkan ang maghahari magpakailanman. Isinalaysay ni Nathan kay David ang lahat ng ipinahayag ng Diyos sa kanya. Ang panalangin ni David. Pagkatapos, pumasok si Haring David sa tolda kung saan naroon ang kahon ng kasunduan. Umupo siya roon sa presensya ng Panginoon at nanalangin, Panginoong Diyos, sino po ba ako at ang sambahayan ko para pagpalain niyo ng ganito?
Ngayon, O Diyos, may pangako pa kayo tungkol sa kinabukasan ng sambahayan ko. Itinuring niyo ako na parang pinakadakilang tao. O Panginoong Diyos, ano pa po ba ang masasabi ko sa pagpaparangal ninyo sa akin? Sapagkat nakikilala niyo kung sino talaga ako na inyong lingkod. O Panginoon, dahil po sa akin na inyong lingkod at ayon na rin sa inyong kalooban, ginawa niyo ang mga dakilang bagay na ito at inihayag ito sa akin. Panginoon, wala po kayong katulad. Walang ibang Diyos maliban sa inyo. At wala rin kaming ibang alam na Diyos na gaya ninyo. At wala rin ibang tao na tulad ng inyong mga mamamayang Israelita. Ang bansang ito lamang sa mundo ang inyong pinalaya mula sa pagkaalipin para maging mamamayan ninyo. Naging tanyag ang pangalan niyo dahil sa kadakilaan at kamanghamanghang ginawa niyo nang itinaboy niyo ang mga bansa sa pamamagitan ng inyong mga mamamayan na inilabas niyo sa Ehipto. Ginawa niyong sariling mamamayan ng mga Israelita magpakailanman. At kayo, Panginoon, ang kanilang naging Diyos. At ngayon, Panginoon, tuparin po ninyo ang ipinangako niyo sa akin na inyong lingkod at sa aking pamilya para maging tanyag kayo magpakailanman. At sasabihin ng mga tao, ang Panginoong makapangyarihan ang Diyos ng Israel at ang pamilya ko'y magpapatuloy sa paglilingkod sa inyong presensya magpakailanman. Malakas po ang loob ko na manalangin sa inyo ng ganito aking Diyos dahil ipinahayag ninyo sa akin na inyong lingkod na magpapatuloy ang aking paghahari sa pamamagitan ng aking angkan. Panginoon, tunay ngang kayo ang Diyos. Ipinangako niyo po sa inyong lingkod ang mga magagandang bagay na ito. At ngayon, nalulugod po kayong pagpalain ang sambahayan ko para magpatuloy ito sa presensya niyo magpakailanman. Sapagkat kapag nagpapala kayo, Panginoon, ang pagpapala ninyo'y magpakailanman. Ang mga pagtatagumpay ni David. Ika-18 kabanata. Kinalaunan, natalo at sinakop ni David ang mga Filisteo. Inagaw niya sa kanila ang Gat at ang mga baryo sa paligid nito. Natalo rin ni David ang mga Moabita at sinakop niya sila at nagbayad sila ng buwis sa kanya. Nakipaglaban din si David kay Haring Hadadezer ng Zoba hanggang doon sa Hamat noong naglakbay si Hadadezer sa pagsakop sa mga lupaing malapit sa ilog ng Euphrates. Naagaw nina David ang 1,000 niyang karwahe, 7,000 mga ngarwahe at 20,000 sundalo. Pinilayan nina David ang mga kabayo na humihila ng mga karwahe, maliban lang sa 100 na itinira nila para gamitin. Nang dumating ang mga Arameo mula sa Damascus para tulungan si Hadadezer, pinatay nila David ang 22,000 sa mga ito. Nagpatayo agad si David ng mga kampo sa Damascus, ang lugar ng mga Arameo, at naging sakop niya ang mga ito at nagbayad sila ng buwis sa kanya. Pinagtagumpay ng Panginoon si David kahit sa ang labanan siya magpunta. Kinuha ni David ang mga gintong kalasag ng mga opisyal ni Hadadezer at dinala ang mga ito sa Jerusalem. Kinuha rin niya ang maraming tanso sa Teba at Kun, mga bayang sakop ni Hadadezer. Kinalaunan, ang mga tansong ito ang ginamit ni Solomon sa pagpapagawa ng malaking sisidlan ng tubig na parang kawa na tinatawag na dagat, mga haligi at ng mga kagamitang tanso para gamitin sa templo. Nang mabalitaan ni Haring Too ng Hamat na tinalo ni David ang buong sundalo ni Haring Hadadezer ng Zoba, pinapunta niya ang anak niyang si Hadoram kay Haring David para kamustahin at batiin sa pagkakapanalo niya kay Hadadezer. Noon pa man ay magkalaban na sina Too at Hadadezer. Nagdala si Hadoram ng mga regalong gawa sa ginto, pilak at tanso. Inihandog ito ni Haring David sa Panginoon, gaya ng ginawa niya sa mga pilak at ginto na naagaw niya mula sa mga sumusunod na bansa, ang Edom, Moab, Ammon, Philistia at Amalek. Si Abishai na anak ni Zeruiah ay nakapatay ng 18,000 Edomita sa lambak ng Asin. Naglagay si David ng mga kampo sa Edom at naging sakop niya ang lahat ng Edomita. Pinagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumunta para makipaglaban. Ang mga opisyal ni David.
Naghari si David sa buong Israel na gumagawa ng matuwid at tama para sa lahat ng mamamayan niya. Si Joab na anak ni Zeruya ang namumuno sa mga sundalo niya. Si Jehoshaphat na anak ni Ahilud ang namamahala ng mga kasulatan ng kaharian. Si Nazadok na anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiatar ang mga pari. Ang kalihim ay si Shavza. Si Benaya na anak ni Jehoyada ang pinuno ng mga Kereteyo at Peleteyo. At ang mga punong opisyal ni David ay ang kanyang mga anak na lalaki. Ang digmaan laban sa mga Amonita at Arameyo. Ika-19 na kabanata. Makalipas ang ilang panahon, namatay si Nahash na hari ng mga Amonita, at ang anak niya na si Hanun ang pumalit sa kanya bilang hari. Sinabi ni David, "Pakikitaan ko ng kabutihan si Hanun dahil naging mabuti ang ama niya sa akin." Kaya nagpadala si David ng mga opisyal para ipakita ang pakikiramay niya kay Hanun sa pagkamatay ng ama nito. Pero pagdating ng mga opisyal ni David sa lupain ng mga Amonita, sinabi ng mga opisyal ng mga Amonita sa kanilang hari, "Iniisip niyo ba na pinaparangalan ni David ang inyong ama sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tauhan para makiramay sa kalungkutan ninyo? Hindi! Ipinadala niya ang mga taong iyan para magmanman sa lupain natin na tuwasakin ito." Kaya ipinadakip ni Hanun ang mga tauhan ni David. Inahit ang balbas nila at ginupit ang kanilang mga damit mula baywang pababa, at pagkatapos ay pinauwi sila. Sa ganoong kalagayan, nahihiya silang umuwi dahil sa kanilang itsura. At nang mabalitaan ni David ang nangyari, nagsugo siya ng mga mensahero para sabihin sa mga opisyal niya na manatili muna sila sa Jericho hanggang sa tumubo na ang mga balbas nila. Pagkatapos maaari na silang umuwi. Napag-isip-isip ng mga Amonita na ginalit nila si David. Kaya nagbayad sila ng 35 toneladang tila para umupa ng mga karwahe at mga mangangarwahe mula sa Aram Naharaim, Aram Maaka at Zoba. Ang bilang ng mga karwahe at mangangarwahe ay 32,000. Sumama rin sa kanila ang hari ng Maaka at ang mga sundalo nito. Nagkampo sila malapit sa Medeba at naghanda rin ang mga Amonita at lumabas sa bayan nila para makipaglaban. Nang mabalitaan ito ni David, isinugo niya si Joab at ang lahat ng matatapang na sundalo sa pakikipaglaban. Pumwesto ang mga Amonita sa pakikipaglaban sa may pintuan ng kanilang lungsod, habang ang mga hari na sumama sa kanila ay pumwesto sa kapatagan. Nang makita ni Joab na may mga kalaban sa harap nila at likuran, pumili siya ng pinakamahuhusay na sundalo ng Israel at pinamunuan niya ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga Arameyo. Si Abishai naman na kanyang kapatid ang pinamuno niya sa mga natitirang sundalo sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Sinabi ni Joab kay Abishai, "Kung makikita mo na parang matatalo kami ng mga Arameyo, tulungan ninyo kami. Pero kung kayo naman ang parang matatalo ng mga Amonita, tutulungan namin kayo. Magpakatatag tayo at buong tapang na makipaglaban para sa ating mga mamamayan at mga lungsod ng ating Diyos. Gagawin ng Panginoon kung ano ang mabuti para sa Kanya." Sumalakay sina Joab at ang mga tauhan niya sa mga Arameyo at nagsitakas ang mga Arameyo sa kanila. Nang makita ng mga Amonita na tumatakas ang mga Arameyo, tumakas din sila palayo kay Abishai na kapatid ni Joab at pumasok sa lungsod nila. Kaya umuwi sina Joab sa Jerusalem. Nang mapansin ng mga Arameyo na natatalo sila ng mga Israelita, nagsugo sila ng mga mensahero sa mga kasama nilang mga Arameyo na nasa kabilang ilog ng Euphrates para tulungan sila. Ang grupong ito ay pinamumunuan ni Shofa na commander ng mga sundalo ni Hadadezer. Nang malaman ito ni David, tinipon niya ang lahat ng sundalo ng Israel sa pakikipaglaban. Pagkatapos, tumawid sila sa ilog ng Jordan at pumwesto na nakaharap sa mga Arameyo at naglaban sila. Pero nagsitakas ang mga Arameyo sa mga Israelita. Nakapatay sina David ng 7,000 mga ngarwahe at 40,000 sundalo na lumalakad lang. Napatay din nila si Shofak, ang commander ng mga sundalo.
Nang makita ng mga sakop ni Hadadezer na natalo na sila ng mga Israelita, nakipagkasundo sila at nagpasakop kay David. Kaya mula noon, hindi na tumulong ang mga Arameo sa mga Amonita. Inagaw ni David ang Rabba. Ikadalawampung kabanata. Nang panahong pumupunta ang mga hari sa digmaan para makipaglaban, hindi sumama si David at nagpaiwan siya sa Jerusalem. Si Joab ang nanguna sa mga sundalo sa pakikipaglaban. Winasak nila ang lupain ng mga Amonita at pinalibutan ang Rabba hanggang sa malipol ito. Pumunta si David sa Rabba at kinuha ang gintong korona sa ulo ng hari ng mga Amonita at inilagay niya ito sa kanyang ulo. Ang bigat ng korona na may mamahaling bato ay 35 kilo. Marami pang bagay ang nasamsam ni David sa lungsod na iyon. Ginawa niyang alipin ang mga mamamayan doon at pinagtrabaho gamit ang lagare, piko at palakol. Ito ang ginawa ni David sa mga naninirahan sa lahat ng bayan ng mga Amonita. Pagkatapos, umuwi si David at ang lahat ng sundalo niya sa Jerusalem. Ang digmaan laban sa mga Filisteo. Makalipas ang ilang panahon, muling naglaban ang mga Filisteo at mga Israelita. Nangyari ito sa Gezer. Sa labanang ito, pinatay ni Shebekai na taga-Husha si Sipai, na isa sa mga angkan ng Rafa, at natalo ang mga Filisteo. Sa isa pa nilang labanan, pinatay ni Elhanan na anak ni Jair si Lami, na kapatid ni Goliat na taga-Gat. Ang sibat ni Lami ay makapal at mabigat. Muli pang naglaban ang mga Filisteo at mga Israelita. Nangyari ito sa Gat. Sa labanang ito, may isang tao na sobrang laki. May 6 na daliri sa mga kamay at paa niya. Isa rin siya sa mga angkan ng mga Rafa. Nang kutsain niya ang mga Israelita, pinatay siya ni Jonathan na anak ng kapatid ni David na si Shimea. Ang mga Filisteyong iyon ay mula sa mga angkan ng Rafa na taga-Gat. Pinatay sila ni David at ng mga tauhan niya. Ipinasensus ni David ang kanyang mga sundalo. 21 kabanata. Inatake ni Satanas ang Israel, kaya inudyukan niya si David na ipasensus ang mga Israelita. Kaya sinabi ni David kay Joab at sa mga commander ng mga sundalo, "Lumakad kayo at isensus ang mga Israelita mula sa Beersheba hanggang sa Dan. Pagkatapos bumalik kayo rito para malaman ko kung ilan silang lahat." Pero sumagot si Joab, "Paramihin sana ng Panginoon ng 100 ulit ang inyong mga mamamayan. Ngunit mahal na hari, bakit gusto niyong gawin ang bagay na ito? Hindi po ba mga sakop niyo naman sila? Bakit idadamay niyo sila sa gagawin ninyong kasalanan?" Pero nagpumilit si David, kaya nilibot ni Joab ang buong Israel at bumalik agad sa Jerusalem. Sinabi niya kay David ang bilang ng mga lalaki na may kakayahang makipaglaban, 1,100,000 sa Israel at 470,000 sa Huda. Pero hindi isinama ni Joab sa pagbilang ang mga lahi ni Levi at Benjamin dahil nainis siya sa utos ng hari. Hindi rin natuwa ang Diyos sa utos na ito ni David, kaya pinarusahan niya ang Israel. Pagkatapos sinabi ni David sa Diyos, "Napakalaking kasalanan po itong nagawa ko, kaya nakikiusap ako sa inyo, Panginoon, na patawarin niyo ako na inyong lingkod sa aking kasalanan, dahil isa pong kamangmangan ang ginawa ko." Sinabi ng Panginoon kay God na propeta ni David, "Pumunta ka kay David, at papiliin mo siya kung alin sa 3 parusa ang gusto niyang gawin ko sa kanya." Kaya pumunta si God kay David at sinabi sa kanya, "Alin sa 3 ito ang gusto mo? 3 taong taggutom, 3 buwang paglipol sa inyo ng mga kalaban ninyo, o 3 araw na salot mula sa Panginoon sa pamamagitan ng pagwasak ng anghel ng Panginoon sa buong lupain ng Israel? Magpasya ka at sabihin mo sa akin kung ano ang isasagot ko sa Panginoon na nagpadala sa akin." Sumagot si David kay God, "Nahihirapan akong pumili. Mabuti pang ang Panginoon na lang ang magparusa sa akin kaysa sa mga kamay ng tao, dahil napakamaawain ng Panginoon." Kaya nagpadala ang Panginoon ng salot sa Israel
at 70,000 Israelita ang namatay. At habang winawasak ng anghel ang Jerusalem, naawa ang Panginoon sa mga tao. Kaya sinabi niya sa anghel na lumilipol sa mga tao, "Tama na, huwag mo na silang parusahan." Nang oras na iyon, nakatayo ang anghel ng Panginoon sa may giika ni Arauna na Jebuseo. Tumingala si David at nakita niya ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa himpapawid, sa kalagitnaan ng langit at lupa. May hawak itong espada na nakaturo sa Jerusalem. Pagkatapos nagpatira pa si David at ang mga tagapamahala ng Israel na nakasuot ng sako bilang pagpapakita ng kanilang pagdadalamhati. Sinabi ni David sa Diyos, "Ako po ang nag-utos na bilangin ang mga lalaki na may kakayahang makipaglaban. Ako lang po ang nagkasala. Ang mga taong ito ay inosente gaya ng mga tupa. Wala silang nagawang kasalanan. O Panginoon na aking Diyos, ako na lang po at ang aking pamilya ang parusahan ninyo. Huwag niyo pong pahirapan ang inyong mga mamamayan sa salot na ito." Pagkatapos, inutusan ng anghel ng Panginoon si Gad na sabihin kay David na pumunta siya sa giika ni Arauna na Jebuseo at gumawa roon ng altar para sa Panginoon. Kaya pumunta si David ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Gad. Nang panahong iyon, gumigiik ng trigo si Arauna at ang apat niyang anak na lalaki. Nang makita nila ang anghel ng Panginoon, tumakbo ang apat na anak ni Arauna at nagtago. Pagkatapos nakita ni Arauna na paparating si David, kaya umalis siya sa giikan at lumuhod sa harapan ni David bilang paggalang sa kanya. Sinabi ni David sa kanya, "Ipagbili mo sa akin ang giikan mo para makapagpatayo ako ng altar para sa Panginoon, para huminto na ang salot sa mga tao. Babayaran kita kung magkano ang halaga nito." Sinabi ni Arauna kay David, "Sige po, mahal na hari, kunin ninyo. Gawin niyo kung ano ang gusto ninyo. Bibigyan ko pa po kayo ng baka para ialay bilang handog na sinusunog, mga tabla na ginagamit sa pag-iik para ipanggatong, at trigo para ihandog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ibibigay ko po itong lahat sa inyo." Pero sumagot si Haring David kay Arauna, "Hindi ko ito tatanggapin ng libre. Babayaran kita kung magkano ang halaga nito. Hindi ko magagawang kunin ito sa iyo at ihandog sa Panginoon. Hindi ako mag-aalay ng handog na sinusunog na walang halaga sa akin." Kaya binayaran ni David si Arauna ng 600 pirasong ginto para sa lupain na iyon. Pagkatapos, gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinusunog at ng mga handog para sa mabuting relasyon. At sinagot siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapadala ng apoy mula sa langit para sunugin ang mga handog sa altar. Pagkatapos sinabi ng Panginoon sa anghel na ibalik na ang espada niya sa lalagyan nito. Nang makita ni David na sinagot ng Panginoon ang kanyang dalangin, nag-alay pa siya ng handog doon sa giika ni Arauna na Jebuseo. Nang panahong iyon, ang tolda ng Panginoon at ang altar para sa mga handog na sinusunog na ipinagawa ni Moises sa ilang ay nasa mataas na lugar sa Gibeon. Pero hindi pumunta roon si David para magtanong sa Diyos dahil natatakot siya sa espada ng anghel ng Panginoon. 22 Kabanata. Pagkatapos, sinabi ni David, "Dito sa lugar na ito, itatayo ang templo ng Panginoong Diyos at ang altar para sa mga handog na sinusunog ng Israel." Ang paghahanda para sa pagpapatayo ng templo. Nag-utos si David na tipunin ang mga dayuhang naninirahan sa Israel. Pumili siya sa kanila ng mga tagatabas ng bato para sa templo ng Diyos. Nagbigay si David ng napakaraming bakal para gawing mga pako at bisagra para sa mga pintuan at maraming tanso na hindi na matimbang sa sobrang bigat. Naghanda rin siya ng napakaraming kahoy na sedro na dinala sa kanya ng mga Sidoneo at Tireo. Sinabi ni David, "Bata pa ang anak kong si Solomon at wala pa siyang karanasan. Kailangang ang templo ng Panginoon na itatayo ay napakaganda at magiging tanyag sa buong mundo. Kaya paghahandaan ko ito ngayon pa lang." Kaya lubusan ang paghahandang ginawa ni David bago siya mamatay.
Pagkatapos, ipinatawag ni David ang anak niyang si Solomon at inutusang ipatayo ang templo para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sinabi ni David kay Solomon, "Anak, gusto ko sanang magpatayo ng templo para sa karangalan ng pangalan ng Panginoon na aking Diyos. Pero ito ang sinabi niya sa akin, sa dami ng labanang napagdaanan mo, maraming tao ang napatay mo, kaya hindi kita papayagang magpatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ngunit bibigyan kita ng anak na lalaki na maghahari ng may kapayapaan, dahil hindi siya gagambalain ng lahat ng kanyang kalaban sa paligid. Ang magiging pangalan niya ay Solomon, at bibigyan ko ng kapayapaan ng Israel sa kanyang paghahari. Siya ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ituturing ko siyang anak, at ako'y magiging kanyang ama. Maghahari ang mga angkan niya sa Israel magpakailanman. Kaya anak, gabayan ka sana ng Panginoon at magtagumpay ka sa pagpapatayo mo ng templo ng Panginoon na iyong Diyos ayon sa sinabi niya na gawin mo. Bigyan ka sana ng Panginoon na iyong Diyos ng karunungan at pangunawa para matupad mo ang kautusan niya sa panahon na pamamahalain ka niya sa buong Israel. At kung matupad mo ng mabuti ang mga utos at mga tuntunin na ibinigay niya sa Israel sa pamamagitan ni Moises, magiging matagumpay ka. Kaya magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag ka matakot o kaya'y manlupaypay. Pinaghirapan kong mabuti ang paghahanda ng mga materyales para sa pagpapatayo ng templo ng Panginoon. 3,500 toneladang ginto, 35,500 toneladang pilak, at maraming tanso at mga bakal na hindi na matimbang sa sobrang bigat. Naghanda rin ako ng mga kahoy at mga bato, pero kailangan mo pa rin itong dagdagan. Marami kang manggagawa, mga tagatabas ng bato, mga mason, mga karpintero, at mga taong may kakayahan sa anumang gawaing ginto, pilak, tanso at bakal. Ngayon, simulan mo na ang pagpapagawa at gabayan ka sana ng Panginoon." Pagkatapos, inutusan ni David ang lahat ng pinuno ng Israel para tulungan ang anak niyang si Solomon. Sinabi niya sa kanila, "Kasama niyo ang Panginoon na inyong Diyos at binigyan niya kayo ng kapayapaan sa mga kalaban ninyo sa paligid. Sapagkat ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat ng naninirahan sa lupaing ito. At ngayon ay sa Panginoon na at tayong mga mamamayan niya ang may sakop sa mga ito. Kaya ngayon, italaga ninyo ang inyong sarili sa Panginoon na inyong Diyos ng buong puso't kaluluwa. Simulan na ninyo ang pagtatayo ng templo ng Panginoon na inyong Diyos para mailagay na ang kahon ng kasunduan at ang mga banal na kagamitan ng Diyos sa templong ito na itatayo para sa karangalan ng pangalan ng Panginoon." Ang gawain ng mga Levita, 23 kabanata. Nang matandang-matanda na si David, ginawa niyang hari ng Israel ang anak niyang si Solomon. Ipinatipon niya ang lahat ng pinuno ng Israel, pati ang mga pari at mga Levita. Binilang ang mga Levita na nasa edad 30 pataas, at ang bilang nila'y 38,000. Sinabi ni David, ang 24,000 sa kanila ay mamamahala ng mga gawain sa templo ng Panginoon. Ang 6,000 ay maglilingkod bilang mga opisyal at mga hukom. Ang 4,000 ay maglilingkod bilang mga gwardiya ng mga pintuan ng templo. At ang 4,000 ay magpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga instrumentong ipinagawa ko para sa gawaing ito. Hinati ni David sa 3 grupo ang mga Levita ayon sa mga pamilya ng mga anak ni Levi na sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga angkan ni Gershon. Ang mga anak ni Gershon ay sina Ladan at Shimei. 3 ang anak ni Ladan. Si Jehiel ang pinakapinuno ng kanilang pamilya, si Zetam at si Joel. Sila ang mga pinuno ng mga pamilya ni Ladan. Si Shimei ay may 3 anak na lalaki na sina Shelomot, Haziel at Haran. Nagkaroon pa ng 4 na anak na lalaki si Shimei
Ang pinakapinuno ng kanilang pamilya ay si Jahat. Ang pangalawa ay si Zina. At sumunod sina Jeus at Beria. Kakaunti lang ang mga anak ni Jeus at Beria, kaya binilang sila na isang pamilya lang. Ang mga angkan ni Kohat. Si Kohat ay may apat na anak na lalaki na sina Amram, Izar, Hebron at Uzziel. Ang mga anak na lalaki ni Amram ay sina Aaron at Moises. Ibinukod si Aaron at ang kanyang mga angkan para sa pagtatalaga ng mga pinakabanal na bagay, sa pag-aalay ng mga handog sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya, at sa pagbabasbas sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. Ito ang magiging tungkuli nila magpakailanman. Ang mga anak na lalaki ni Moises na lingkod ng Diyos ay kabilang sa mga Levita. Ang mga anak niyang lalaki ay sina Gershom at Eliezer. Ang isa sa mga anak na lalaki ni Gershom ay si Shebuel, na pinakapinuno ng kanilang pamilya. Si Eliezer ay may kaisa-isang anak na lalaki, si Rehabiah, na pinakapinuno rin ng kanilang pamilya. Marami ang mga angkan ni Rehabiah. Ang isa sa mga anak na lalaki ni Izar ay si Shelomit, na pinakapinuno ng kanilang pamilya. Ang mga anak na lalaki ni Hebron ay si Nigeria, na pinakapinuno ng kanilang pamilya. Si Amaraya ang ikalawa, si Jahaziel ang ikatlo, at si Jekameyam ang ikaapat. Ang mga anak na lalaki ni Uzziel ay sina Mikas na pinakapinuno ng kanilang pamilya at Isya ang pangalawa. Ang mga angkan ni Merari. Ang mga anak na lalaki ni Merari ay sina Mali at Mushi. Ang mga anak na lalaki ni Mali ay sina Eleazar at Kish. Namatay si Eleazar na walang anak na lalaki, kundi puro babae. Sila'y napangasawa ng kanilang mga pinsan na mga anak ni Kish. Si Mushi ay may tatlong anak na lalaki na sina Mali, Eder at Jeremoth. Sila ang lahi ni Levi ayon sa mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Nakatala ang kani-kanilang mga pangalan. Ang bawat isa sa kanila ay dapat nasa edad na 20 pataas para makapaglingkod sa templo ng Panginoon. Sinabi ni David, "Binigyan tayo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ng kapayapaan at maninirahan siya sa Jerusalem magpakailanman. Hindi na kailangang dalhin ng mga Levita ang tolda at ang mga kagamitan nito." Ayon sa huling utos ni David, ang lahat ng Levita na nasa edad 20 pataas ay itinala para maglingkod. Ang tungkulin ng mga Levita ay ang pagtulong sa mga pari na mga angkan ni Aaron sa paglilingkod sa templo ng Panginoon. Sila ang mga ngalaga ng bakuran ng templo at ng mga kwarto sa gilid nito. Sila rin ang tutulong sa mga seremonya ng paglilinis at ng iba pang gawain sa templo ng Diyos. Sila rin ang pinagkatiwalaan sa banal na tinapay na inilalagay sa mesa, sa harina para sa mga handog ng pagpaparangal sa Panginoon, sa tinapay na walang pampaalsa, at sa iba pang niluluto at minamasa. Sila rin ang pinagkatiwalaan sa pagtitimbang at sa pagtatakal ng lahat ng handog. Tungkulin din nila ang tumayo tuwing umaga at gabi sa templo para magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Tutulong din sila sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog sa Panginoon tuwing araw ng pamamahinga, tuwing pista ng pagsisimula ng buwan, at sa iba pang mga pista. May mga sinusunod silang tuntunin kung ilang mga Levita ang gagawa ng gawaing ito at kung paano nila ito gagawin. Kaya ginawa ng mga Levita ang tungkulin nilang alagaan ang toldang tipanan at ang banal na lugar at sa pagtulong sa mga kamag-anak nilang pari na mula sa angkan ni Aaron sa paglilingkod sa templo ng Panginoon. Ang gawain ng mga pari. 24 na kabanata. Ito ang mga grupo ng mga angkan ni Aaron. Ang mga anak na lalaki ni Aaron ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Pero unang namatay sina Nadab at Abihu sa kanilang ama at wala silang anak. Kaya sina Eleazar at Itamar ang naglingkod bilang mga pari. Sa tulong ni Zadok na mula sa angkan ni Eleazar at Ahimelek na mula sa angkan ni Itamar, pinagbukod-bukod ni Haring David ang angkan ni Aaron ayon sa kanilang tungkulin. Ang angkan ni Eleazar
ay hinati sa 16 na grupo at ang angkan ni Itamar sa 8 grupo dahil mas marami ang mga pinuno sa pamilya ng angkan ni Eleazar. Ang lahat ng gawain ay hinati sa mga grupo sa pamamagitan ng palabunutan. Kaya may mga opisyal ng templo na naglilingkod sa Diyos mula sa mga angkan ni Eleazar at mula sa mga angkan ni Itamar. Si Shemaiah na anak ni Netanel na Levita ang kalihim. Itinala niya ang pangalan ng mga pari sa harap ng hari at ng mga opisyal na sina Zadok na pari, Ahimelek na anak ni Abiatar, at ng mga pinuno ng mga pamilya ng mga pari at ng mga Levita. Salitan sa pagbunot ang angkan ni na Eleazar at Itamar. Ang unang nabunot ay si Jehoyarib. Ang ikalawa ay si Jedaya. Ang ikatlo ay si Harim. Ang ikaapat ay si Seyorim. Ang ikalima ay si Malkia. Ang ikaanim ay si Mijamin. Ang ikapito ay si Hakoz. Ang ikawalo ay si Abija. Ang ikasyam ay si Jeshua. Ang ikasampu ay si Shekanaya. Ang ikalabing isa ay si Eliashib. Ang ikalabing dalawa ay si Jakin. Ang ikalabing tatlo ay si Hupa. Ang ikalabing apat ay si Jeshebeab. Ang ikalabing lima ay si Bilga. Ang ikalabing anim ay si Imer. Ang ikalabing pito ay si Hezir. Ang ikalabing walo ay si Hapizes. Ang ikalabing siyam ay si Petahia. Ang ikadalawampu ay si Jehezkel. Ang ikadalawamput isa ay si Jakin. Ang ikadalawamput dalawa ay si Gamul. Ang ikadalawamput tatlo ay si Delaya. At ang ikadalawamput apat ay si Maazaya. Ginawa nila ang kanilang mga tungkulin sa templo ng Panginoon ayon sa tuntunin na ibinigay ng ninuno nilang si Aaron mula sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga Levita. Ito ang mga pinuno ng mga pamilya ng iba pang lahi ni Levi. Mula sa angkan ni Amram, si Shubael. Mula sa angkan ni Shubael, si Jedeya. Mula sa angkan ni Rehabiah, si Isha ang pinakapinuno ng kanilang pamilya. Mula sa angkan ni Izar, si Shelomot. Mula sa angkan ni Shelomot, si Jahat. Mula sa angkan ni Hebron, si Jeraya ang pinakapinuno ng kanilang pamilya. Si Amaria ang ikalawa, si Jahaziel ang ikatlo, at si Jekameyam ang ikaapat. Mula sa angkan ni Uziel, si Mikas. Mula sa angkan ni Mikas, si Shamir. Mula sa angkan ni Ishiya na kapatid na lalaki ni Mikas, si Zacarias. Mula sa angkan ni Merari, si Namali at Mushi. Mula sa angkan ni Jaazayah, si Beno. Mula sa angkan ni Merari sa pamamagitan ni Jaazayah, sina Beno, Shoham, Zakur at Ibri. Mula sa angkan ni Mali, si Eleazar na walang mga anak na lalaki. Mula sa angkan ni Kish, si Jeramil. Mula sa angkan ni Mushi, sina Mali, Eder at Jerimot. Iyon ang mga Levita ayon sa kanilang mga pamilya. Katulad ng ginawa ng mga angkan ni Aaron, nagpalabunutan din sila para malaman ang mga tungkulin nila, anuman ang kanilang edad. Ginawa nila ito sa harap ni Haring David, Zadok, Ahimelech, at ng mga pinuno ng mga pamilya ng mga pari at mga Levita. Ang mga musikero, 25 kabanata. Pumili si David at ang mga commander ng mga sundalo mula sa mga anak ni Asa, Heman at Jedutun para ipahayag ang mensahe ng Diyos na tinutugtugan ng mga alpa, lira at pompiang. Ito ang talaan ng mga pangalan nila at gawain. Mula sa mga anak na lalaki ni Asa, sina Zakur, Jose, Netania at Asarela. Naglingkod sila sa ilalim ng pamamahala ng kanilang ama. Si Asaf ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos kung ipinag-uutos ito ng hari. Mula sa mga anak na lalaki ni Jedutun, sina Gedalia, Zeri, Jeshaya, Shimei, Hashabaya at Matitaya, anim silang lahat. Naglingkod din sila sa ilalim ng pamamahala ng ama nilang si Jedutun, na nagpahayag ng mensahe ng Diyos na tinutugtugan ng alpa,
na may pasasalamat at papuri sa Panginoon. Mula sa mga anak na lalaki ni Heman, sina Bukia, Mataniah, Uzziel, Shebuel, Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliata, Gidalti, Rumamti Ezer, Joshbekasha, Malioti, Hotir, at Mahaziot. Silang lahat ang anak ni Heman na propeta ng hari. Pinarangalan siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng 14 na anak na lalaki at 3 anak na babae ayon sa ipinangako ng Diyos sa kanya. Ang lahat ng lalaking ito ay pinamahalaan ng kanilang ama sa pagtugtog nila ng mga pumpiang, lira at alpa bilang paglilingkod sa bahay ng Diyos. Sina Asaph, Jeduthun at Heman ay nasa ilalim ng pamamahala ng hari. Sila at ang mga kamag-anak nila na 288 lahat ay mahuhusay na musikero para sa Panginoon. Nagpalabunutan sila para malaman ang kanya-kanyang tungkulin, bata man o matanda, guro man o mag-aaral. Ang unang nabunot sa pamilya ni Asaph ay si Jose at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikalawa ay si Gedalia at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikatlo ay si Zakur at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikaapat ay si Izri at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikalima ay si Netania at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikaanim ay si Bukia at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikapito ay si Jesarela at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikawalo ay si Jeshaya at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikasyam ay si Matania at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikasampu ay si Shimei at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikalabing isa ay si Azarel at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikalabindalawa ay si Hashabaya at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikalabing tatlo ay si Shebuel at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikalabing apat ay si Matitaya at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikalabing lima ay si Jerimoth at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikalabing anim ay si Hananiah at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikalabing pito ay si Joshbekasha at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikalabing walo ay si Hanani at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikalabing siyam ay si Malioti at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikadalawampu ay si Eliata at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikadalawampu't isa ay si Hotir at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikadalawampu't dalawa ay si Gidalti at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikadalawampu't tatlo ay si Mahaziot at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikadalawampu't apat ay si Romamti Ezer at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Ang mga gwardiya ng pintuan ng templo. 26 na kabanata. Ito ang mga grupo ng mga gwardiya ng mga pintuan ng templo. Mula sa pamilya ni Kora, si Meshelemiah na anak ni Kore na miyembro ng pamilya ni Asaph, at ang 7 niyang anak na lalaki, si Zacharias ang panganay, at ang kasunod ay sina Jediael, Zebadiah, Jatniel, Elam, Jehohanan, at Eliehoenai. Kasama rin si Obed-Edom at ang 8 niyang anak na lalaki. Si Shemaya ang panganay, at ang kasunod ay sina Jehozabad, Joa, Sakar, Netanel, Amiel, Isakar,
at Peuletai. Pinagpala ng Diyos si Obed-Edom. Ang panganay na anak ni Obed-Edom na si Shemaya ay may mga anak na lalaki na may kakayahan at mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Sila'y sina Otni, Rafael Obed, at Elzabad. Ang kanilang kamag-anak na sina Elihu at Semakia ay may mga kakayahan din. Lahat sila ay mula sa angkan ni Obed-Edom. Sila at ang kanilang mga anak at kamag-anak ay 62 lahat. Mahuhusay sila at may kakayahan sa paggawa. Ang 18 anak at mga kamag-anak ni Meshelemia ay may mga kakayahan din. Si Hosa na mula sa pamilya ni Merari ay may mga anak din. Ginawa niyang pinuno ng kanilang pamilya si Shimri kahit hindi siya ang panganay na anak. Ang sumunod kay Shimri ay sina Hilkia, Tabalia at Zacarias. 13 lahat ang mga anak at mga kamag-anak ni Hosa na mga tagapagbantay sa pintuan ng templo. Iginrupo ang mga gwardiya ng mga pintuan ng templo ayon sa pinuno ng kanilang pamilya at may mga tungkulin sila sa paglilingkod sa templo ng Panginoon, katulad ng kasama nilang mga levita. Nagpalabunutan sila kung aling pinto ang babantayan ng mga pamilya nila, bata man o matanda. Ang pintuan sa gawing silangan ang nabunot ni Shelemia, at ang pintuan sa gawing hilaga ang nabunot ng anak niyang mahusay magpayo na si Zacarias. Ang pintuan sa gawing timog ang nabunot ni Obed-Edom, at sa mga anak niyang lalaki ipinagkatiwala ang mga bodega. Ang pintuan sa gawing kanluran at ang pintuan paakyat sa templo ang nabunot ni Shupim at Hosa. Bawat isa sa kanila'y may takdang oras ng pagbabantay. Sa gawing silangan, 6 na gwardiya ang nagbabantay araw-araw. Sa gawing hilaga ay 4. Sa gawing timog ay 4 din. At sa bawat bodega ay 2. Sa gawing kanluran, 4 ang nagbabantay. Sa daanan paakyat sa templo ay 4 din. At sa bakuran ng templo ay 2. Iyon ang mga grupo ng mga gwardiya ng mga pintuan ng templo na angkan nina Kora at Merari. Ang mga ingat yaman at ang iba pang mga opisyal. Ang ibang mga levita na pinamumunuan ni Ahiya ang katiwala sa mga bodega ng templo ng Diyos, kabilang na ang mga bodega ng mga inihandog sa Diyos. Sila dan ay mula sa angkan ni Gershon at ama ni Jehieli. Ang ilan sa mga miyembro ng kanyang pamilya ay mga pinuno rin ng kanyang mga angkan. Ang mga anak ni Jehieli na sina Zetam at Joel ang katiwala ng mga bodega ng templo ng Panginoon. Ito ang mga pinuno mula sa angkan ni Amram, Izar, Hebron, at Uziel. Mula sa angkan ni Amram, si Shebuel, na mula rin sa angkan ni Gershom na anak ni Moises, ang punong opisyal sa mga bodega ng templo. Ang mga kamag-anak niya sa angkan ni Eliezer ay sina Rehabaya, Jeshaya, Joram, Zikri, at Shelomi. Si Shelomit at ang kanyang mga kamag-anak ang katiwala sa mga bodega ng mga handog na inialay ni Haring David, ng mga pinuno ng mga pamilya, ng mga commander ng libo-libo, at ng daan-daang sundalo, at ng iba pang mga pinuno. Inihandog nila ang ibang nasamsam nila sa labanan para gamitin sa templo ng Panginoon. Si Shelomit din at ang kanyang mga kamag-anak ang nangalaga sa lahat ng mga inihandog ni Samuel na propeta, ni Saul na anak ni Kish, ni Abner na anak ni Ner, at ni Joab na anak ni Zeruya. Ang iba pang mga inihandog ay ipinamahala din nila. Mula sa mga angkan ni Iza, si Kenanaya at ang mga anak niyang lalaki, na siyang nangangasiwa at mga hukom sa buong Israel. Hindi sila naglilingkod sa loob ng templo. Mula sa angkan ni Hebron, si Hashabaya at ang 1,700 kamag-anak niya na may mga kakayahan. Pinagkatiwalaan sila na mamahala ng mga lupain sa gawing kanluran ng ilog ng Jordan. Sila ang nangangasiwa ng mga gawain ng Panginoon at ng hari sa lugar na iyon. Si Jeraya ang pinuno ng angkan ni Hebron ayon sa talaan ng kanilang mga pamilya. Nang 40 taon ng paghahari ni David, siniyasat ang mga talaan at natuklasan na may angkan si Hebron sa Jazer na sakop ng Gilead at may mga kakayahan sila. Si Jeraya ay may 2,700 kamag-anak na may mga kakayahan at mga pinuno ng mga pamilya. Sila ang pinamahala ni Haring David sa lahi ni Reuben, Gad, at sa kalahating lahi ni Manase. Sila ang nangangasiwa sa lahat ng gawain ng Diyos at ng Hari
sa mga lugar na iyon. Ang mga opisyal ng mga sundalo. 27 kabanata. Ito ang listahan ng mga pinuno, mga commander at mga opisyal ng mga Israelita na naglilingkod sa hari bilang tagapangasiwa sa grupo ng mga sundalong naglilingkod ng isang buwan sa bawat taon. Ang bawat grupo ay may 24,000 sundalo. Si Jashobeam na anak ni Zabdiel ang commander ng mga sundalo sa unang buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Mula siya sa angkan ni Perez at pinuno ng lahat ng opisyal ng mga sundalo tuwing unang buwan. Si Dodai na mula sa angkan ni Ahoa, ang commander ng mga sundalo sa ikalawang buwan. May 24,000 siyang sundalo. Si Miklot ang pinakamataas na opisyal sa grupo niya. Si Binaya na anak ng paring Jehoyada ang commander ng mga sundalo sa ikatlong buwan. May 24,000 siyang sundalo sa kanyang grupo. Siya ang Binaya na matapang na pinuno ng 30 matatapang na tauhan ni David. Ang anak niyang si Amizabad ang pinakamataas na opisyal sa grupo niya. Si Azahel na kapatid ni Joab ang commander ng sundalo sa ika-4 na buwan. Ang anak niyang si Zebadiah ang kumalit sa kanya. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Shamot na mula sa angkan ni Izra ang commander sa ika-5 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Ira na anak ni Ikes na mula sa Tekoa ang commander ng mga sundalo sa ika-6 na buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Helez na taga Pelon na lahi ni Ephraim ang commander ng mga sundalo sa ika-7 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Sibekai na taga Husha na mula sa angkan ni Zera ang commander ng mga sundalo sa ika-8 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Abiezer na taga Anatot na mula sa lahi ni Benjamin ang commander sa ika-9 na buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Maharay na taga Netofa na mula sa angkan ni Zera ang commander ng mga sundalo sa ika-10 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Benaya na taga Piraton na mula sa lahi ni Ephraim ang commander ng mga sundalo sa ika-11 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Heldai na taga Netofa na mula sa angkan ni Otniel ang commander ng mga sundalo sa ika-12 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Ang mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Ito ang mga opisyal ng lahi ng Israel. Sa lahi ni Reuben, si Eliezer na anak ni Zikri. Sa lahi ni Simeon, si Shephatiah na anak ni Maaka. Sa lahi ni Levi, si Hashabaya na anak ni Kemuel. Sa angkan ni Aaron, si Zadok. Sa lahi ni Huda, si Elihu na kapatid ni David. Sa lahi ni Isakar, si Omri na anak ni Mikael. Sa lahi ni Zebulun, si Ismaya na anak ni Obadias. Sa lahi ni Naphtali, si Jeremoth na anak ni Azriel. Sa lahi ni Ephraim, si Hosea na anak ni Azaziah. Sa kalahating lahi ni Manase, si Joel na anak ni Pedaya. Sa kalahati pang lahi ni Manase sa Gilead, si Ido na anak ni Zacarias. Sa lahi ni Benjamin, si Jaasiel na anak ni Abner. Sa lahi ni Dan, si Azarel na anak ni Jeroham. Sila ang mga opisyal ng mga lahi ng Israel. Nang sinensus ni David ang mga tao, hindi niya isinama ang mga tao na wala pa sa edad na 20 dahil nangako ang Panginoon na pararamihin niya ang mga Israelita gaya ng mga bituin sa langit. Inumpisahan ni Joab na anak ni Zeruya ang pagsisensus sa mga tao, pero hindi niya ito natapos dahil nagalit ang Diyos sa pagsisensus na ito. Kaya ang kabuuang bilang ng mga Israelita ay hindi na itala sa listahan ni Haring David. Ang mga opisyal sa kaharian. Si Azmavet na anak ni Adiel ang namamahala sa mga bodega sa palasyo ng hari. Si Jonathan na anak ni Uzziah ang namamahala sa mga bodega sa mga distrito, bayan, baryo at sa mga tore. Si Ezri na anak ni Kelub ang namamahala sa mga nagtatrabaho sa bukid ng hari. Si Shimei na taga Rama ang namamahala sa mga ubasan ng hari. Si Zabdi na taga Sepham
ang namamahala ng mga produkto nito, ang bunga ng ubas at alak ng hari. Si Baal Hanan na taga Geder ang namamahala ng mga puno ng olibo at sikomoro sa mga kaburulan sa kanluran. Si Joash ang namamahala sa mga bodega ng langis ng olibo. Si Sitray na taga Sharon ang namamahala ng mga kawa ng hayop na pinapastol sa Sharon. Si Shaphat na anak ni Adlai ang namamahala ng mga kawa ng hayop sa mga lambak. Si Obil na Ismailita ang namamahala ng mga kamelyo. Si Jedaya na taga Meronot ang namamahala ng mga asno. Si Jaziz na Hagreyo ang namamahala ng mga tupa. Silang lahat ang mga opisyal na namamahala sa mga ari-arian ni Haring David. Si Jonathan at tiyuhin ni Haring David ang tagapayo niya. Isa siyang matalinong tao at manunulat. Si Jehiel na anak ni Hakmoni ang guro ng mga anak ng hari. Si Ahitofel ang isa pang tagapayo ng hari. Ang arkeyo na si Hushai ay malapit na kaibigan ng hari. Nang mamatay si Ahitofel, pinalitan siya ni Jehoyada na anak ni Benaya at ni Abiatar. Si Joab ang commander ng mga sundalo ng hari. Ang plano ni David para sa templo. Ika-28 kabanata. Ipinatawag ni Haring David sa Jerusalem ang lahat ng opisyal ng Israel, ang mga opisyal ng mga lahi, ang mga commander ng bawat grupo ng mga sundalo na naglilingkod sa hari, ang iba pang mga commander ng libo-libo at daan-daang sundalo, ang mga opisyal na namamahala sa lahat ng ari-arian at mga hayop ng hari at ng kanyang mga anak, ang mga opisyal ng palasyo, ang mga makapangyarihang tao, at ang lahat ng mahuhusay na sundalo. Nang nagtitipon na sila, tumayo si David at sinabi, "Makinig kayo, aking mga kapatid at tauhan. Gusto ko sanang magpatayo ng templo para paglagyan ng kahon ng kasunduan ng Panginoon na ating Diyos, upang magkaroon ng tuntungan ang kanyang mga paa, at nakapagplano na ako para sa pagpapatayo nito. Pero sinabi ng Diyos sa akin, hindi ikaw ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Dahil isa kang sundalo at marami kang napatay. Ngunit sa kabila nito, pinili ako ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa aming pamilya na maging hari ng Israel magpakailanman. Pinili niya ang lahi ni Juda bilang pinuno ng mga lahi. At mula sa lahing ito, pinili niya ang aking pamilya. At mula sa aking pamilya, ikinalugod niya ang pagpili sa akin bilang hari ng buong Israel. Binigyan niya ako ng maraming anak na lalaki. At mula sa kanila, pinili niya si Solomon na maghari sa kanyang kaharian, ang Israel. Sinabi niya sa akin, ang iyong anak na si Solomon ang magpapatayo ng aking templo at ng mga bakuran nito, sapagkat pinili ko siya na maging aking anak at ako'y magiging kanyang ama. At kung patuloy siyang susunod sa mga utos ko at tuntunin gaya ng ginagawa niya ngayon, paghahariin ko ang kanyang angkan magpakailanman. Kaya ngayon inuutusan ko kayo sa harap ng lahat ng Israelita, ang mga mamamayan ng Panginoon, at sa presensya ng ating Diyos, na maingat niyong sundin ang lahat ng utos ng Panginoon na inyong Diyos. Kung gagawin niyo ito, patuloy na kayo ang magmamay-ari ng magandang lupaing ito, at ipamamana ninyo ito sa inyong mga angkan magpakailanman. At ikaw, Solomon na anak ko, kilalanin mo at paglingkuran ang Diyos ng iyong ama ng buong puso mo at isip. Dahil nakikita ng Panginoon ang bawat puso ng tao at nalalaman niya ang ating layunin at pag-iisip. Kung dudulog ka sa Kanya, tutulungan Kanya. Pero kung tatalikod ka sa Kanya, itatakwil Kanya magpakailanman. Kaya pag-isipan mo itong mabuti. Pinili ka ng Panginoon para ipatayo ang templo, para roon siya sambahin. Magpakatatag ka at gawin mo ang gawain ito. Pagkatapos, ibinigay ni David kay Solomon ang lahat ng plano sa pagpapatayo ng templo at ng mga balkonahin nito, mga gusali, mga bodega, mga silid sa itaas, mga silid sa loob, at ang pinakabanal na lugar na kung saan pinapatawad ang mga kasalanan ng mga tao. Ibinigay niya ang lahat ng plano na itinuro sa kanya ng Espiritu para sa pagpapatayo ng mga bakura ng templo ng Panginoon, sa lahat ng silid sa paligid nito, sa mga bodega ng templo ng Diyos,
kasama na ang mga bodega para sa mga bagay na inihandog. Tinuruan din niya si Solomon kung paano igugrupo ang mga pari at mga levita at ang lahat ng gawain sa paglilingkod sa templo ng Panginoon. Ganoon din ang lahat ng mga gagamitin sa paglilingkod. Itinuro rin niya kung gaano karaming tilak at ginto ang gagamitin sa paggawa ng mga gamit na ito, sa mga ilawang ginto at mga lagayan nito, sa mga ilawang tilak at mga lagayan nito, sa mga mesang ginto kung saan ilalagay ang tinapay na inihahandog sa Diyos, sa mesang pilak, sa mga malaking gintong tinidor, sa mga mangkok at mga pitsel, sa mga platong ginto at pilak, at sa gintong altar na pagsusunugan ng insenso. Tinuruan din ni David si Solomon kung paano gawin ang gintong kerubin na nakalukob ang mga pakpak sa itaas ng kahon ng kasunduan ng Panginoon. Sinabi ni Haring David, ang mga planong ito ay isinulat ayon sa gabay ng Panginoon. At tinuruan niya ako kung paano gawin ang lahat ng ito. Sinabi rin ni David sa anak niyang si Solomon, magpakatatag ka at magpakatapang. Simulan mo na ang pagpapagawa. Huwag kang matakot o mandupaypay. Dahil ang Panginoong Diyos, ang aking Diyos, ay kasama mo. Hindi kanya iiwan o pababayaan hanggang sa matapos ang lahat ng gawain para sa templo ng Panginoon. Nakahanda na ang grupo ng mga pari at mga levita para sa lahat ng gawain sa templo ng Diyos. At may mga tao rin na may kakayahang gumawa ng anumang gawain na handang tumulong sa iyo. Ang mga opisyal at ang lahat ng tao ay handang sumunod sa iyo. Ang mga regalo sa pagpapatayo ng templo. 29 na kabanata. Pagkatapos, sinabi ni Haring David sa lahat ng mamamayan ng Israel, ang anak kong si Solomon na pinili ng Diyos ay bata pa at wala pang karanasan. Malaki ang gawain na ito, dahil ang ipapatayong gusali ay hindi para sa tao, kundi para sa Panginoong Diyos. Ginawa ko ang lahat para maihanda ang mga materyales para sa templo ng aking Diyos. Maraming ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, mamahaling bato na onyx, at iba pang mamahaling hiyas, at mga batong may iba't ibang kulay, at marami ring marmon. At dahil sa kagustuhan kong maitayo ang templo ng aking Diyos, ibibigay ko pati ang personal kong mga ginto at pilak, bukod pa ang mga materyales na naipon ko para sa banal na templo. Ang ibibigay ko ay 100 toneladang ginto mula sa Ophir at 250 toneladang pilak. Ito ay gagamiting pangtapal sa mga dingding ng templo at para naman sa lahat ng mga kagamitan na gagawin ng mga platero. Ngayon, sino ang gustong magbigay para sa Panginoon? Pagkatapos, kusang loob na nagbigay ang mga pinuno ng mga pamilya, mga pinuno ng mga lahi ng Israel, mga commander ng libo-libo at daan-daang sundalo, at ang mga opisyal na itinalaga sa pamamahala ng mga ari-arian ng hari. Nagbigay sila para sa pagpapagawa ng templo ng Diyos ng 175 toneladang ginto, 10,000 perang ginto, 350 toneladang pilak, 630 toneladang tanso, at 3,500 toneladang bakal. May mga nagbigay din ng mga mamahaling bato at itinabi ito sa bodega ng templo ng Panginoon na pinamamahalaan ni Jehiel na mula sa angkan ni Gershon. Nagalak ang mga tao sa mga pinuno nila dahil kusang loob at taus-puso silang nagbigay para sa Panginoon. Labis din ang kagalakan ni Haring David. Ang panalangin ni David. Pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng mga tao. Sinabi niya, O Panginoon, Diyos ng aming ninuno na si Jacob, sa inyo ang kapurihan magpakailanman. Makapangyarihan kayo, kagalang-galang, dakila at kapuri-puri, sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Kayo ang hari o Panginoon, at higit kayo sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Kayo ang namamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo, at kayo ang nagpapalakas at nagbibigay kapangyarihan sa sinuman. Ngayon, o aming Diyos, pinasasalamatan namin kayo at pinupuri ang inyong kagalang-galang na pangalan.
Pero sino po ba ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw na kaloob gaya nito? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay niyo sa amin. Nalalaman niyo, O Panginoon, na pansamantala lang kami rito sa mundo gaya ng aming mga ninuno. Ang buhay namin ay gaya ng anino na hindi nananatili. O Panginoon naming Diyos, ang lahat ng ibinigay namin sa pagpapatayo ng templo para sa karangalan ng inyong banal na pangalan ay nagmula rin sa inyo. Pagmamay-ari niyo ang lahat ng ito. O aking Diyos, alam ko pong sinasaliksik niyo ang aming puso at nasisiyahan kayo kapag nakikita niyong tapat ito. Kaya tapat at kusang loob ang pagbibigay ko sa inyo ng mga bagay na ito. At nagagalak po ako dahil nakita kong kahit ang mga mamamayan ninyong narito ay kusang loob na nagbigay. O Panginoon, ang Diyos ng aming mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, palagi niyo po sanang ilagay sa puso ng mga mamamayan ninyo ang naising ito. At tulungan niyo po sila na maging tapat sa inyo. Tulungan niyo rin po ang anak kong si Solomon na lalong maging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos, katuruan at mga tuntunin at sa paggawa ng lahat ng ipinatutupad ninyo tungkol sa pagpapatayo ng templo na aking inihanda. Pagkatapos, sinabi ni David sa lahat ng tao, "Purihin niyo ang Panginoon na inyong Diyos." Kaya pinuri nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Yumukod sila at nagpatira pa bilang pagpaparangal sa Panginoon at sa kanilang hari. Kinilala si Solomon bilang hari. Nang sumunod na araw, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog, 1,000 toro, 1,000 lalaking tupa, at 1,000 batang tupa. Nag-alay din sila ng mga handog na inumin at iba pang mga handog para sa mga Israelita. Masaya silang nagkainan at nag-inuman sa presensya ng Panginoon ng araw na iyon. Muli idineklara nilang hari si Solomon na anak ni David. Pinahiran si Solomon ng langis sa presensya ng Panginoon bilang hari at pinahiran din ng langis si Zadok bilang pari. Kaya umupo si Solomon sa trono ng Panginoon bilang hari. Kapalit ng ama niyang si David, naging maunlad si Solomon at sumunod sa kanya ang buong Israel. Nangako ang lahat ng opisyal, ang mga makapangyarihang tao at ang lahat ng anak na lalaki ni Haring David na magpapasakop sila kay Haring Solomon. Niloob ng Panginoon na maging tanyag si Solomon sa buong Israel at binigyan ng karangalang hindi nakamit ng ibang hari sa Israel. Ang pagkamatay ni David. Naghari si David na anak ni Jesse sa buong Israel sa loob ng 40 taon, 7 taon sa Hebron at 33 taon sa Jerusalem. Nabuhay siya ng matagal, mayaman at marangal. Namatay siya ng matandang matanda na, at ang anak niyang si Solomon ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang kasaysayan tungkol sa paghahari ni Haring David mula sa simula hanggang katapusan ay nakasulat sa mga aklat ng mga propeta na sina Samuel, Nathan at Gad. Naisulat dito kung paano siya naghari at kung gaano siya naging makapangyarihan at ang lahat ng nangyari sa kanya at sa Israel at sa mga nakapaligid na kaharian.